Hindi mo ba pupuntahan sige doon? Tanong ng ina ni Alejandra habang abala sa pagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Kasalukuyan namang nasa balkonahe si Alejandra at nagbabasa ng paborito niyang aklat na iniregalo sa kanya ng tiya ana niya noong nakaraang Pasko. May kasama pa itong scrapbook at ilang art materials. Nag-angat ng mukha si Alejandra mula sa pagbabasa niya at nagtatakang tiningnan ng ina. Hindi po, Mama. Ang sabi niya kahapon ay mayroon daw silang family outing. Sagot ni Alejandra. Bakit po, Mama? Maingat na ibinaba ni Fidelis ang hawak na regadera. Inabot niya ang puting tuwalya na nakasabit sa kanyang balikat pagkatapos ay dahan-dahang pinunasan ng kanyang mga kamay at muling ibinalik ang tingin kay Alejandra. Hindi ba sa'yo sinabi ni Gidon na ngayon ang alis nila? Tanong ni Fidelis habang nagpupunas ng kaniyang mga kamay. Po, anong ibig niyong sabihin, Mama? Nagtatakang tanong ni Alejandra. Naikwento sa akin ng papa mo kagabi na sa Amerika na raw maninirahan ang buong pamilya ni Gidon. Pumatok daw kasi ang negosyo ng pamilya nila sa Amerika kaya napagpasya ni paring Albert na doon na lamang manirahan. Paliwanag ni Fidelis. Parang gumuho ang mundo sa ibabaw ng balikat ni Alejandra pagkatapos niyang marinig ang sinabi ng kaniyang ina. Hindi na siya nagdalawang isip. Hinablot niya ang pulang bonnet na nasa ibabaw ng study table niya pagkatapos ay agad na tumayo mula sa kinauupuan at nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay. Hindi na pinigilan ni Fidelis ang pag-alis ng kaniyang anak sapagkat alam niya kung anong nararamdaman nito. Umaasa siya na sana'y maging maayos ang lahat sa pagitan ng magkaibigan, lalo na ngayon na aalis si Gidon at tuluyan ng malalayo kay Alejandra. Mabilis na tinakbo ni Alejandra ang daan patungo sa bahay ni Gidon. Ilang beses siyang muntik madapa ngunit hindi siya tumigil sa halip ay mas lalo pa niyang binilisan. Hintayin mo ko, Gidon! Usal ni Alejandra sa kaniyang sarili. Hindi niya namalayan ang mga butil ng luha na bigla na lamang kumawala sa kaniyang pisngi. Mataas na ang sikat ng araw nang marating ni Alejandra ang mansyon ng pamilya Madrigalejos. Mataas ang bakod na nakapalibot dito kaya mahirap na makita ang kabuuan ng mansyon. Hingal kabayo si Alejandra nang pindutin niya ang doorbell. Pakiramdam niya'y matutumba siya mula sa kanyang kinatatayuan dahil sa sobrang pagod. Dumagdag pa ang matinding sikat ng araw. Ilang minuto nang naghihintay si Alejandra sa tapat ng tarangkahan. Halos mapudpud na ang daliri niya sa kapipindot ng doorbell, ngunit wala ni isang nagbukas sa kanya. Ang mga luha na kanina pa bumubuhos mula sa kanyang mga mata ay mas lalo pang naging masagana. Dahan-dahang napaupo si Alejandra habang sapo ang kanyang dibdib. Gusto niya sanang sundan si Gidon sa airport, ngunit hindi niya alam kung paano pumunta roon. Wala siyang ibang magagawa kundi ang umiyak na lamang at hintay ng pagtila ng kaniyang mga luha. Si Gidon ang matalik na kaibigan ni Alejandra. Kaya ganoon na lamang ang labis na kirot na nararamdaman ni Alejandra. Wala nang magtatanggol sa kanya sa tuwing may gustong mang-away sa kanya. Wala nang magdadala sa kanya ng paborito niyang merienda. Wala na ring maghahatid sundo sa kanya sa eskwela at higit sa lahat, wala nang nag-iisang kaibigan niya na magpaparamdam sa kanya na siya'y mahalaga at espesyal, higit sa anumang bagay. Mahigpit na yumakap si Alejandra sa kanyang mga tuhod at impit na napahagulhol. Gusto niyang sumigaw, baka sakali na marinig ni Gidon ang kaniyang boses. Kung alam niya lang sana na mangyayari ang lahat ng ito, sana'y noon pa niya rito pinagtapat ang tungkol sa lihim niyang nararamdaman. Alam ni Alejandra na masyado pa siyang bata para sabihin ang mga bagay na yon ngunit sigurado siya sa nararamdaman ng kaniyang puso. Mahal na mahal niya si Gidon at hinding-hindi yun magbabago, lumipas man ang maraming taon. Alejandra! Natigilang bigla si Alejandra nang marinig niyang malamyos na boses ni Gidon. Dahan-dahan siyang nag-angat ng mukha mula sa mahigpit na pagkakayakap sa kaniyang mga tuhod. Tumambad ang mukha ni Gidon, ilang hakbang mula sa kaniyang kinauupuan. Suot nito ang mapait na ngiti habang nakatingin sa kaniyang direksyon. Gidon? Sambit ni Alejandra.
Dahan-dahan niyang pinunas ang kanyang mga luha nang makita niya itong papalapit sa kanya. Bakit ka umiiyak? Hindi pa naman ako patay para alayin mo ng isang baldeng luha. Pagbibirong tura ni Gidon. Pinilit ni Gidon nang umiti. Ngunit hindi kayang itago ng mga mata niya ang tunay na nararamdaman ng kanyang puso. Nasasaktan siya. Labis-labis siyang nasasaktan. Gustuhin man ni Gidon na sabihin kay Alejandra ang lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa kanyang damdamin, ay mas pinili niya ng itago na lamang ito dahil ayaw niyang sirain ang respeto at pagtingin nito sa kanya dahil para kay Alejandra, malakas at matapang siya. Walang bagay o taong magpapasuko kay Gidon, kaya hanggat kaya niya ay pinipilit niyang maging malakas sa harapan ni Alejandra. Kahit unti-unti na siyang nanghihina at kinakain ang nararamdaman niya. Huwag ka ngang magbiro ng ganyan. Bakit naman ako iiyak, Aber? Hindi ba pwedeng napuwing lang ako at nagkataon na nakita mo na ganito ang itsura ko? Huwag kang mag-assume na ikaw ang iniiyakan ko. Palusot na sabi ni Alejandra habang patuloy na pinupunas ang mga luha. Kung ganon, para kaninong mga luhang yan, Alejandra? Parang punyal na bumaon sa dibdib ni Alejandra ang bawat salitang namutawis sa bibig ni Gidon. Ramdam niya ang kirot na dulot nito at mas lalo pa itong tumindi nang makita niyang labis na kalungkutan sa mga mata nito. Bahagyang yumuko si Alejandra upang iwasan ang mga mata ni Gidon na nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung anong nararapat niyang itugon sa naging tanong nito. Gusto niyang manahimik na lamang dahil sa oras na mag-angat siya ng tingin at muling buksan ang kaniyang bibig, ay baka hindi niya mapigilan ang muling pagbuhos ng kaniyang mga luha. Bakit hindi ka makasagot? Para kanino bang mga luhang yan? Kung sasabihin ko ba sa'yo na ikaw ang dahilan ng mga luhang to, may magbabago ba? Mapipigilan ka ba ng mga luhang to na iwan ako at manatili na lamang sa tabi ko? Mapait na tanong ni Alejandra. Ilang sandali pa ay muli niyang naramdaman ang banayad na pag-agos ng kaniyang mga luha. May magbabago ba, Gidon? Dahil kung wala, hahayaan ko na lamang ang mga luhang to na bumuhos. Lulunurin ko na lamang ang sarili ko hanggang sa magsawa silang lahat. Umiiyak na sabi ni Alejandra. Wala, di ba? Humigpit ang pagkakayakap ni Alejandra sa kaniyang mga tuhod. Alam niya ang sagot sa tanong niya ngunit paulit-ulit pa rin niya itong itinatanong kay Gidon. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto niya na paulit-ulit na sinasaktan ang kaniyang sarili. Kulang pa ang salitang labis na kirot upang ilarawan ang nararamdaman ni Gidon sa mga sandaling yon. Tama ang lahat ng mga sinabi ni Alejandra. May magbabago ba kung sakaling sabihin ni Alejandra na siya ang dahilan kung bakit may luha ang mga mata nito? May magagawa ba ang mga luha ni Alejandra upang pigilan siya sa kaniyang pag-alis? Bakit hindi mo sa akin sinabi na aalis ka? Hindi ba't nangako tayo sa isa't isa na kahit anong mangyari ay hindi tayo maglilihim na magiging totoo tayo sa ating sarili? Bakit? Bakit itinago mo sa akin ang lahat, Gidon? Buong akala ko'y matalik tayong magkaibigan. Bakit? Ha? Bakit? Paulit-ulit na tanong ni Alejandra kay Gidon ngunit nanatiling tahimik si Gidon. Walang plano si Gidon na ilihim kay Alejandra ang tungkol sa pag-alis niya dahil ayaw niyang sumama ang loob nito sa kanya. Alam niya kung gaano kahirap ang nararamdaman ngayon ni Alejandra, kung may magagawa lamang siya para ibsan ang kalungkutan na nararamdaman nito. Wala ni isang salita na lumabas sa bibig ni Gidon. Sa halip, ay ikinulong niya si Alejandra sa kaniyang mga bisig. Damang-dama ni Alejandra ang mainit na yakap ni Gidon, ngunit hindi ito naging sapat upang ibsan ang kirot ang nararanasan niya. Sa halip, ay mas lalo lamang itong nadaragdagan sa bawat segundo na lumilipas. Huwag na huwag mong iisipin na may nagbago sa akin, na may nagbago sa atin. Alam mo kung gaano ka kaimportante sa buhay ko. Kung pwede nga lang sana na isama kita sa pag-alis namin ay gagawin ko. Mapait na sabi ni Gidon. Unti-unti nang namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ayaw ni Gidon na malayo kay Alejandra, kahit isang saglit sa buhay niya.
Kung pwede nga lang sana na manatili na lamang siya sa tabi ni Alejandra. Kung pwede nga lang sana na habang buhay silang magkakasama. Ngunit kailangan niyang tanggapin na may mga bagay sa mundong ito na hindi umaayon sa kanyang kagustuhan kahit ilang beses pa niya itong ipagpumilit. Kung mahalaga ako sa buhay mo, dapat sana'y sinabi mo sa akin ang lahat. Di sana'y napaghandaan ko ang araw na to. Mapait na sambit ni Alejandra habang patuloy na umiiyak. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko'y kinalimutan mo na ako. Para bang nawala akong bigla sa eksena ng buhay mo. Ganun lang ba kadali para sa'yo na basta na lamang umalis nang hindi man lamang sa akin nagpapaalam? Dugtong ni Alejandra. Kung ganun kadali para sa'yo na basta na lamang iwan ako, ganun kahirap at kasakit para sa akin. Buong akala ko'y pinapahalagahan natin ang pagkakaibigan natin, ngunit sa bandang huli parang ako lang may pakialam sa lahat. Dugtong pa ni Alejandra. Parang libo-libong karayom ang bawat salitang namutawi sa bibig ni Alejandra. Sa loob ng halos mahigit 10 taon na pagkakaibigan ni Nagidon at Alejandra, ay ngayon lamang si Gidon nasaktan ng ganito. Ang sakit. Walang kasing sakit. Alam mong hindi yan totoo. Patawad kong nagpadala ako sa nararamdaman ko. Ayoko itang makitang malungkot at tumiiyak sa pag-alis ko. Baka hindi ko kayanin. Humigpit ang pagkakayakap ni Gidon kay Alejandra habang nakasubsob ang muka sa ibabaw ng balikat nito. Alam ni Gidon na hindi yun ang magandang pagkakataon para sabihin kay Alejandra ang tungkol sa nararamdaman niya. Ngunit ayaw niya nang palampasin ang pagkakataon na ibinigay sa kanya ng langit dahil ilang oras na lamang ang nalalabi bago ang flight nila. Dahan-dahang inilayo ni Gidon ang kaniyang katawan mula kay Alejandra. Pagkatapos ay sinapo ang mukha nito at marahang inangat upang magtagpo ang kanilang mga mata. Mahal na mahal kita. Pangako, pakakasalan kita sa pagbabalik ko. Pangakong binitawan ni Gidon habang mapait na nakatitig sa mga mata ni Alejandra. Sa pagkakataong iyon ay isa-isang nagsilaglagan ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Will you marry me, Miss Alejandra Madrigal? Napuno ng malakas na hiyawan ang buong sulok ng opisina. Hindi may tatago ang kilig at saya sa bawat isa habang nakatuon ang mga mata sa direksyon ni na Marky at Alejandra. Napahawak si Alejandra sa kaniyang bibig. Hindi siya lubos makapaniwala nang makita niyang singsing na hawak-hawak ni Marky habang nakaluhod sa kaniyang harapan. Ilang saglit pa ay isa-isang pumatak ang mga butil ng luha sa kaniyang mga mata dahil sa labis na kaligayahan na nararamdaman niya. Sa isang business conference, unang nagkakilala sina Alejandra at Marky. Hindi naging maganda ang una nilang pagkikita, ngunit hindi ito naging balakid para sumuko si Marky dahil sa unang pagkikita pa lamang nila ay nahulog agad ang puso niya sa dalaga. Ginagawa ni Marky sa abot ng makakaya niya na maging masaya at kontento lamang si Alejandra sa piling niya. Mabait, maunawain at higit sa lahat ay mapagmahal na tao si Marky. Sa loob ng 1 taon nilang pagsasama, ni minsan ay hindi siya tumingin sa ibang babae. Sa halip, ay mas lalo pa niyang iniibig si Alejandra sa bawat sandali ng buhay niya. Para kay Marky, si Alejandra lamang ang bukod-tanging babae na nais niyang makasama habang buhay. Hindi niya kakayanin sa oras na mawalay ito, kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi siya gagawa ng anumang bagay na ikasisira ng tiwala na ipinagkaloob nito sa kanya. Yes, I do! Hindi na nagdalawang isip pa si Alejandra na tanggapin ang marriage proposal ni Marky sapagkat mahal na mahal niya ito. Isa pa, matagal na rin nila itong pinagplanuhan. Ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa mismong araw na yon at sa loob pa mismo ng opisina kung saan siya nagtatrabaho. Pagkarinig ni Marky sa naging tugon sa kanya ni Alejandra, ay inabot niya ang kamay nito tsaka maingat na isinuot ang singsing. Walang mapaglagyan ng labis na kaligayahan na nararamdaman ni Marky sa mga sandaling yon. Dahil sa wakas, ay makakasama na niya ang bukod-tanging babae na
iniibig niya. Pagkatapos na maisot ni Mark ang singsing sa daliri ni Alejandra, ay tumayo ito mula sa kanyang pagkakaluhod at tiningnan ito sa mga mata na punong-puno ng pagmamahal at tiwala. Mahal na mahal kita, Han. Ikaw lamang ang bukod-tanging babae na iibigin ko habang ako'y nabubuhay. Punong-puno ng pagmamahal na sambit ni Marky. Mahal na mahal din kita, Han. Maraming salamat sa lahat ng pagmamahal at tiwala na ipinagkaloob mo sa akin. Tugon ni Alejandra habang umiiyak. Ngunit bago pa man siya malunod sa nararamdaman niya, banayad na hinawakan ni Marky ang mukha niya tsaka siya siniil ng matamis na halik. Dumiretso sina Marky at Alejandra sa restaurant pagkatapos sunduin ni Marky si Alejandra sa pinagtatrabahuhan nito. Tatlong araw ang ginugol ni Marky sa business trip niya kaya sobrang namiss nito si Alejandra. Isa pa, maituturing ni Marky na isa sa mga espesyal na araw sa buhay niya ang sandaling yon dahil tinanggap ni Alejandra ang marriage proposal niya. Pagkatapos ng masayang hapunan sa isang kilalang French restaurant ay hinatid na ni Marky si Alejandra. Nais pa sana ni Marky na makasama si Alejandra ng mas matagal ngunit kailangan niyang magpahinga ni Alejandra dahil sa dami ng trabaho nito sa buong maghapon. Good night, Han. I love you so much. Masuyong sambit ni Marky pagkatapos ay hinagkan ang mga labi ni Alejandra. I love you too, Han. Mag-iingat ka. Nang makalis na si Marky, pumasok na si Alejandra. Dumiretso siya sa kaniyang silid para magpahinga. Pakiramdam niya ay sobrang bigat ng katawan niya dahil sa dami ng trabaho kanina. Mahihiga na sana si Alejandra na bigla niyang maalala ang liham na ipinadala sa kanya ni Mr. Fujiwara. Sa sobrang busy niya, nakaligtaan niya itong basahin. Tuloy, hindi pa siya rito nakapagpapadala ng sulat. Isang linggo na rin ang nakalipas magbuhat nang matanggap niya ang liham. Tiyak na naghihintay ito sa sagot niya. Tumayo si Alejandra at nagtungo sa mesa malapit sa may cabinet. Umupo siya at binuksan ang kaha. Kinuha niya mula rito ang puting sobre kung saan nakalagay ang sulat ni Mr. Fujiwara. Nakauwi ka na pala, anak. Gusto mo bang ipaghanda kita ng makakain? Tanong ni Fidelis nang madatnan si Alejandra. Dala-dala nito ang ilan sa mga tinuping damit ng dalaga. Maya-maya na lang po, Mama. Busog pa po ako. Ganun ba? Siya nga pala. Naikwento sa akin ni Beatrice na nag-propose na raw sa'yo si Marky. Totoo ba? Tumuloy na sa loob si Fidelis at nagtungo sa cabinet. Binuksan ito at isa-isang inilagay ang mga damit ni Alejandra. Opo, Mama. Matagal na rin naman itong pinagplanuhan pero hindi ko inaasahan na magpo-propose siya sa araw na to. Masaya ako para sa'yo, anak. Mabuting tao si Marky at nakasisiguro kami ng papa mo na liligaya ka sa piling niya. Hindi may tatago ang labis na kaligayahan sa mukha ni Fidelis. Alam ni Fidelis na hindi naging madali ang lahat para kay Alejandra. Nalimutin ang nakaraan, ngunit sa tulong ni Marky, ang lahat ng yun ay nalampasan ni Alejandra. Maraming salamat po sa lahat ng suporta niyo, Mama. Nagangat ng tingin si Alejandra, patungo sa direksyon ng kanyang ina at isang matamis na ngiti ang ipinagkaloob niya rito. Siya nga pala, anak. Munti ko nang makalimutan. Sumulat ka na ba kay Mr. Fujiwara? Lumingon si Fidelis sa direksyon ni Alejandra. Hindi pa po, Mama. Naging abala ko nitong mga nakarang araw kaya nakaligtaan ko. Huwag po kayong mag-alala dahil bukas na bukas din ay ipapadala ko sa kanya ang sagot ko. Si Mr. Hiroshi Fujiwara ang misteryong lalaki na nagpapadala ng sulat kay Alejandra. Ito rin ang sponsor ng scholarship ng dalaga hanggang sa makapagtapos ito ng pag-aaral. Walang ibang alam si Alejandra tungkol kay Mr. Fujiwara, maliban sa nagmamay-ari ito ng isang ospital sa Thailand. Nais niya sana itong makilala o kahit makausap man lang, ngunit sa tuwing binubuksan niya ang usapin tungkol dito, palagi nitong iniiba ang usapan. O sige, huwag mong kalimutan na ipabot sa kanyang pangungumusta namin ang papa mo. Ipaalam mo rin sa kanyang tungkol sa kasal mo. Saad ni Fidelis. Tiyak na matutuwahin ng gusto.
Sige, bababa na ako. Tawagin mo na lamang ako kung kakain ka na. Dugtong ni Fidelis pagkatapos ay lumabas na ng silid. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Alejandra sa hangin. Pagkatapos ay sumandal siya sa upuan. Tumingala siya at ipinikit ang kaniyang mga mata. Sa totoo lang, hindi sigurado si Alejandra kung dapat nga ba niyang sabihin kay Mr. Fujiwara ang tungkol sa pagpapakasal niya kay Marky. Dahil kung tutuusin, ay wala naman siyang malalim na koneksyon dito, maliban sa itong nagbibigay noon ng suporta sa pag-aaral niya. Tiyak na hindi ito sa kanya maglalaan ng panahon. Napamulat si Alejandra ng kanyang mga mata nang biglang lumitaw sa isip niyang isang pamilyar na mukha ng lalaki. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang banayad na pag-agos ng mga luha sa kaniyang muka. Suot ang kulay puting damit pangkasal, nakatayo si Alejandra sa harap ng salamin habang pinagmamasdan ang sarili niyang refleksyon. Sa pinakaunang pagkakataon ay ngayon lamang nakita ni Alejandra ang sarili niya sa ganong ayos. Halos hindi niya makilala ang sarili dahil sa laki ng pinagbago ng kaniyang itsura. Palibhas ay hindi siya mahilig mag-ayos ng sarili niya, kaya kung minsan ay napagkakamalan siyang manang. Kung kaya't gano'n na lamang ang labis niyang pagkabigla nang ipagtapat sa kanya ni Marky ang tungkol sa lihim nitong nararamdaman. Itinuon ni Alejandra ang tingin sa suot niyang damit pangkasal. Hindi pa rin siya makapaniwala na pagkatapos ng mahigit isang taon ay mauuwi na sila ni Marky sa simbahan. Noon, pangarap lamang niya na humarap sa altar kasama ng bukod-tanging lalaki na iniibig niya. Ngunit ngayon ay nabigyan na ito ng katuparan dahil kay Marky. Sobrang mahal na mahal ni Alejandra si Marky, ngunit bakit gano'n na lamang ang nararamdaman niya habang nakikita niya ang kanyang sarili sa salamin? Dapat sana'y punong-puno ng saya at excitement ang kanyang mga mata. Dahil sa wakas ay magsasama na sila. Ngunit sa halip ay labis na kalungkutan ang namamayani sa kaniyang dibdib. Sinubukan ni Alejandra na umiti, ngunit kahit anong pilit ang gawin niya ay hindi niya magawa. Hindi kayang itago ng kanyang ngiti, lalong-lalo na ng mga mata niya ang tunay na nararamdaman ng kanyang puso. Bakit pakiramdam niya'y tila mayroong kulang sa buhay niya? Para bang sobrang bigat ng dibdib niya at hindi niya alam kung bakit at ano ang dahilan? Tinapik ni Alejandra ng makailang beses ang magkabila niyang pisngi, kasabay ng pagpapakawala niya ng malalim na hininga. Hindi yun ang tamang panahon para pairalin niya ang nararamdaman niya, sapagkat yun ang pinaka-espesyal na araw sa buhay niya. Ayaw niyang masira ang araw na yon nang dahil lamang sa nararamdaman niya na wala namang katuturan. Ihahakbang na sana ni Alejandra ang mga paa niya patungo sa pinto nang makita niya ang kulay pulang pouch na nasa ibabaw ng mesa niya. Buong akala niya ay naiwala niya ito noong lumipat sila ng bahay. Naglakad si Alejandra patungo sa mesa at nang matapat na siya rito ay kinuha niya ang pouch at binuksan ito. Mas lalong nadagdaga ng bigat na nararanasan ng dibdib niya nang makita niya ang laman nitong singsing. Mga masasayang alaala na bumabalik sa kanyang gunita. Happy birthday, anak! Unti-unting namuo ang luha sa gilid ng mga mata ni Alejandra nang salubungin siya ng kanyang mga kaibigan at kamag-aral. Bit-bit ang iba't ibang kulay ng lobo. Ang mesa ay punong-puno ng maraming pagkain na sa tanang buhay niya ay ngayon niya lamang nakita at matitikman. Maya-maya pa ay lumabas ang mama at papa niya, dala-dala ang isang malaking kahon at kulay rosas na cake. Maraming salamat sa inyong lahat, lalong-lalo sa inyo, mama at papa. Mahigpit na niyakap ni Alejandra ang kanyang ina pagkatapos ay ang kanyang ama. Hindi inaasahan ni Alejandra na magkakaroon siya ng ganun ka-espesyal na birthday party kasama ang mga taong mahalaga sa buhay niya, lalong-lalo na ng kaniyang buong pamilya. Iyon ang birthday party na hinding-hindi niya makakalimutan kailanman. Happy birthday! Inabot ni Gidon ang kaliwang kamay ni Alejandra matapos ay maingat niyang isinuot ang singsing na kinuha niya mula sa loob ng bulsa ng suot niyang maong na pantalon. Namilog ang mga mata ni Alejandra sa labis na pagkabigla. Mabilis siyang nagangat ng tingin at nagtatakang
tiningnan si Gidon sa mga mata. Para saan ang singsing na to? Saan ka kumuha ng pera na ipinambili ng ganitong klaseng singsing? Huwag mong sabihin na... Ang dami mong sinasabi. Bakit? Ayaw mo ba? Putol ni Gidon sa sasabihin ni Alejandra. Inilapit ni Gidon ang kanyang mukha sa mukha ni Alejandra, pagkatapos ay pinagsalubong ang mga kilay ng tingnan ito sa mga mata. Siyempre, gusto. Bahagyang itinagilid ni Alejandra ang kanyang mukha, sabay kamot sa ulo niya. Hindi maitatago ang pamumula ng magkabila niyang pisngi dahil sobrang lapit na ng kanilang mukha. Huwag kang mag-alala dahil peke lang yan. Alam mo naman na estudyante lang ako, kaya imposible na makabili ako ng mamahaling singsing. Isa pa, hindi ako ganun kadesperadong tao para magnakaw, mapaligaya lang kita. Kaya kitang paligayahin sa abot ng makakaya ko, sa legal na paraan. Huwag kang mag-alala, dahil darating din ang araw na totoong singsing nang isusuot ko sa daliri mo. Inilayo ni Gidon ang kaniyang mukha mula kay Alejandra, matapos ay humakbang ng ilang pulgada patungo sa balkonahe. Inilagay ni Gidon ang magkabila niyang kamay sa kanyang likuran. Tumingala at nakangiting pinagmasdan ng mga bituin sa kalawakan. Ikaw lamang ang bukod-tanging babae na nais kong makasama habang buhay. Pangako, gagawin kong lahat maging karapat-dapat sa'yo pagdating ng panahon. Pagkatapos ng bitin ang mga katagang yon, ay humakbang si Gidon pabalik kay Alejandra at niyakap ito ng ubod ng higpit. Hindi na malayo ni Alejandra ang mga butil ng luha na isa-isang pumapatak sa kaniyang mga mata. Sa mga sandaling yon ay wala siyang ibang nararamdaman kundi ang labis na kirot na unti-unting dumudurog sa puso niya. Nasaan ka na? Tuluyan mo na nga bang kinalimutan ang pinangako mo sa akin noon? Tuluyan mo na rin ba akong kinalimutan? Nasasaktang tanong ni Alejandra sa kaniyang sarili. Pinilit ni Alejandra na pigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha ngunit kahit anong pilit ang gawin niya ay hindi niya ito mapagtagumpayan. Sobra-sobrang kirot ang nararanasan ng puso niya sa halip na maging maligaya sa pinaka-espesyal na araw sa buhay niya. Patawad, pero kailangan ko nang putulin ang anumang bagay na hanggang ngayon ay nagdudugtong pa rin sa atin. Saan ka man naroon? Sana ay matagpuan mo na ang babaeng higit na karapat-dapat sa pagmamahal mo. Paalam. Ibinalik ni Alejandra ang singsing sa loob ng pouch at itinapon ito sa basurahan. Masakit man na halos madurog ng pinong-pino ang puso ni Alejandra, ay tuluyan na niyang tinuldukan ang lahat ng bagay na namamagitan sa kanila ni Gidon. Sa ganoong paraan ay matatahimik na ang puso niya at makakamta ng tunay at wagas na kaligayahan sa piling ng lalaking papangakuan niya ng habang buhay. 15 minutos na lamang ay sasapit ng alas 9 ng umaga. Napalis ang excitement sa mukha ni Marky at napilitan ng labis na pag-aalala dahil ilang minuto na lamang bago magsimula ang kasal, subalit sa mga sandaling yon ay wala pa rin si Alejandra. Hindi pa rin ba sinasagot ni Alejandra ang tawag? Nag-aalala lang tanong ni Marky kay Bert, ang best man at ang pinakamatalik na kaibigan ni Marky simula pa pagkabata. On the way na raw siya, kaya huwag ka nang masyadong mag-alala. Tinapik ni Bert ang balikat ni Marky. Pagkatapos ay nginitian ito upang kahit paano'y maibsan ang pag-aalala. Maraming salamat, bro. Huminga si Marky ng malalim. Tama ang lahat ng mga sinabi sa kanya ni Bert. Wala siyang dapat ipag-alala dahil batid niya na mahal siya ni Alejandra at sisipot ito sa kanilang kasal. Ilang sandali pa'y nakarating na ang kotse na sinasakyan ni Alejandra sa tapat ng St. Peter Parish. Dito magaganap ang kasal nila ni Marky. Sumilip muna si Alejandra sa bintana ng kotse tsaka huminga ng malalim. Sigurado siya na kanina pa siya hinihintay ng lahat, lalong-lalo na ni Marky. Maraming salamat po, Manong Romy. Walang anuman po, ma'am. Best wishes po sa inyo ni Sir Marky. Maraming salamat po. Nakangiting pagpapasalamat ni Alejandra. Muling huminga si Alejandra ng malalim bago siya
bumaba sa kotse. Iyahakbang na niya sana ang kaniyang paa nang biglang tumambad sa harap niya ang isang kulay itim na van. Bigla siyang pinamugaran ng takot nang makita niyang bumaba ang mga armadong kalalakihan na sakay nito. Nakasuot ang mga ito ng kulay itim na leather jacket at itim na bonnet. Sino kayo? Anong kailangan niyo? Hindi na naipagpatuloy pa ni Alejandra ang sasabihin niya nang bigla siyang lapitan ng isa sa mga lalaki. Hinawakan siya nito sa kanyang braso, pinaikot at tinakpan ang kanyang bibig ng panyo. Biglang nandilim ang mga mata ni Alejandra, kasabay ng panlalambot ng mga tuhod niya, ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng malay, ay nakita niyang isang pamilyar na muka na nakadungaw sa labas ng bintana ng van na nakatingin sa kaniyang direksyon. Mga wala kayong silbi! Binunot ni Marky ang baril ng isa sa mga tauhan ng ama niya at itinutok ito kay General Wang Li. Mahigit 3 oras nang lumipas, ngunit wala pa ring balita kay Alejandra. Nagtulong-tulong na ang lahat ng kapulisan at sundalo sa paghahanap kay Alejandra. Ngunit sa kasamang palad ay bigo ang mga ito. Ang bukod tanging alas na lamang na natitira kay Marky ay ang organisasyon na binuo ng kanyang ama sa ilalim ng pamumuno ni General Wang Li. Ngunit maging ang grupo nito ay nabigo rin sa paghahanap kay Alejandra. Kaya ganoon na lamang ang matinding galit niya. Walang maitutulong ang init ng ulo mo. Ang mas mabuti pa ay magpalamig ka muna. Baka sakaling makapag-isip-isip ka ng maayos. Tinabig ni Wang Li ang baril palayo sa kanyang muka, pagkatapos ay nagtungo sa mesa at nagsali ng alak. Si General Wang Li ay isang incheck at pinuno ng Black Fortress. Ito ang organisasyon na ginawa ng ama ni Marky na si Senior Vladimir Guerrero. 10 taon nang nakakalipas. Binubuo ito ng 6 na magagaling na heneral. Maliban sa mataas na posisyon na pinanghahawakan ng 6 na pinuno ng Black Fortress, ay nagmula din sila sa kilalang pamilya na nagpapatakbo ng ilang kilalang kumpanya sa Pilipinas, kung kaya't ganoon na lamang ang taglay nilang impluensya at kapangyarihan. Huwag kang mag-alala dahil sinisigurado ko na mahanap ng mga tauhan ko si Alejandra. Anong silbi ng posisyon ko kung hindi kita kayang tulungan? Isa pa, ayokong mapahiya sa ama mo. Kung kinakailangan kong pumatay, maibalik lamang si Alejandra, nang ligtas ay gagawin ko, Marky. Punong-puno ng kumpiyansang sabi ni General Wang Li habang marahang pinapaikot ang alak sa hawak nitong kupita. Humigpit ang pagkakahawak ni Marky sa barel. Pagkatapos ay bumaling ng matalim ng tingin kay General Wang Li. Halata sa kanyang reaksyon na hindi niya nagustuhan ang mga sinabi nito. Huwag puro sat-sat! Kung gusto mong manatili sa posisyon na kinatatayuan mo ngayon, gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Baka nakakalimutan mo na mas mahal pa sa buhay mo ang pera na binibigay sa'yo ni Papa, kapalit ng serbisyo mo. Ngumisi si General Wang Li pagkatapos ay humarap kay Marky. Ako ba'y tinatakot mo? Hindi porke ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Guerrero ay matatakot ako sa'yo. Baka ikaw tong nakakalimot sa posisyon na kinatatayuan mo ngayon, bata. Nakasalalay sa mga kamay ko ang buhay ng bukod-tanging babae na iniibig mo. Kung ako sa'yo, matuto kang makisama. Sige ka, ikaw din. Baka malamig na bang kayang nobe mo sa susunod na makita mo siya. Mabilis na ininom ni General Wang Li ang alak. Pagkatapos ay lumapit kay Marky. Tinapik ang balikat nito at muling umisi na punong-puno ng pang-insulto ang tingin. Pag-isipan mong mabuti ang mga sinabi ko, bata. Nakangising sambit ni General Wang Li pagkatapos ay lumabas na ng silid kasama ng mga tauhan nito. Hindi na kontrol ni Marky ang sarili at sunod-sunod na pinaputok ang hawak na barel. Nanginginig ang mga kamay niya sa matinding galit. Mas mabuti po siguro kung magpapahinga muna kayo, Master Marky. Makakasama po sa kalusugan niyo ang labis na pagpapagod. Payo ni Melodia na nasa may gawing likuran ni Marky. Siya ang assistant secretary ng binata. Yumuko si Marky. Itinoon ang tingin sa baril na hawak niya. Hindi pa rin matigil sa panginginig ng mga kamay niya. Sinusumpa ko. Pagbabayarin ko ng mahalang sino mang gumawa nito sa'yo, Alejandra. Sinusumpa ko. Tumiim ang bagang ni Marky. Ang panginginig ng mga kamay niya ay mas lalong tumindi hanggang sa tuloy na siya nitong tinupok. Napahawak si Melodia sa dibdib niya. Gumuhit ang matinding takot sa kanyang mga mata
habang nakatingin sa direksyon ni Marky. Simula sa araw na namasukan siya bilang sekretary ng binata, ay ngayon niya lamang ito nakitang naggalit ng gusto. Matinding galit na kayang pumatay ng tao. Sabihin mo nga sa akin, Milodia, naranasan mo rin bang magalit ng ganito? Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang gusto mong pumatay ng tao? Tumingon si Marky sa gawi ni Milodia. Nanlilisik ang mga mata nitong humakbang patungo sa direksyon ng dalaga. Ilang sandali pa ay muling umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril sa buong silid. Madilim ang buong silid. Walang ibang nakikita si Alejandra kundi ang walang hanggang kadiliman. Dagdag pa ang matinding lamig na nanunuot sa kaniyang mga buto. Tatlong araw nang nakakulong si Alejandra sa loob ng silid na yon. Pakiramdam niya ay bibigay ng buong katawan niya. Wala siyang nikatiting na lakas dahil mahigit ilang araw na siyang hindi kumakain. Kahit basain man lang ng kakarampot na tubig ang mga labi niya, ay ayaw niyang gawin. Niyakap ni Alejandra ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang umiyak. Gusto niyang sumigaw ng ubod ng lakas ngunit kahit ilang beses pa niya itong gawin, mananatili ang masaklap na katotohanan na habang buhay siyang makukulong sa lugar na yon. Kaya mas gugustuhin pa niyang mamatay na lamang kesa habang buhay na magdusa. Patawarin mo ko, Marky. Sa pagkakataong yon, ay hindi na napigil pa ni Alejandra ang sarili na umiyak. Itinatanong pa rin niya sa sarili kung bakit kailangan niyang danasin ang lahat ng yon. Wala siyang naaalalang tao na nagawan niya ng masama. Sigurado siya sa sarili niya na isa siyang mabuting anak. Kahit kailan ay hindi siya gumawa ng anumang bagay na ikasasakit ng loob ng mga taong nasa paligid niya. Lalong-lalo na ng mga magulang niya. Dahil ayaw niyang sirain ang tiwala na ipinagkaloob ng mga ito sa kanya. Ngunit bakit ganon? Bakit naging ganon ang kinahinatnan ng lahat ng kabutihan na ginawa niya? Ganoon ba talaga karamot ang tadhana sa isang tulad niya na walang ibang inasam kundi ang mabuhay ng masaya kasama ng mga taong mahalaga sa buhay niya? Pinunas ni Alejandra ang mga luha niya nang marinig ang mga mabibigat na yabag patungo sa silid na kinaroroonan niya. Ilang sandali pa ay narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto. Narinig din niya ang malalim nitong paghinga. Nanatili lamang siya sa kinaupuan habang yakap ang mga tuhod niya. Ipinagluto kita ng paborito mong kaldereta. Saad ng lalaki sa malalim nitong boses. Binuksan ito ang ilaw at lumapit sa direksyon ni Alejandra. Daladala ang tray na may lamang pagkain. Sige na, kumain ka na please. Magkakasakit ka sa ginagawa mong yan. Lumuhod ang lalaki sa isang tuhod niya. Kumuha ng kanin gamit ang kutsara, sumunod naman ang karne sa tabi nito. Heto, kumain ka ng marami para bumalik ang lakas mo. Dahan-dahang itinuon ng lalaki ang kutsara patungo sa bibig ni Alejandra, ngunit malakas itong tinabig ng dalaga. Pwede ba? Huwag kang magpanggap na may pakialam ka sa akin, dahil pareho nating alam kung ano ang totoo. Kaya kung inaakala mo na mabibilog mong ulo ko sa mga pagkukunwari mo, nagkakamali ka. Mas mabuti pa na umalis ka na lamang sa harapan ko, habang may natitira pa akong katiting na respeto sa buong pagkatao ko. Mahina, ngunit mariing sabi ni Alejandra habang nanatiling nakayuko. Gustong-gusto niyang sampalin ng ilang libong beses ang mukha ng lalaking nasa harap niya, ngunit magpahanggang sa mga sandaling yon, ay wala pa rin siyang sapat na lakas upang harapin ito sa kabila ng matinding galit na nararanasan niya. Nangulimlim ang mga mata ng lalaki, sabay tagilid ng kaniyang mukha. Walang ibang makikita sa mga mata nito kundi labis na kalungkutan na bumabalot sa kaniyang puso. Alam mo na hindi totoo ang lahat ng yan. Kahit kailan ay walang nagbago sa nararamdaman ko. Noon pa man ay mahalaga ka sa akin at hindi yung nagbago. Magpahanggang ngayon. Walang ibang nilalaman ang puso ko, kundi ikaw. Mahal na mahal kita, Alejandra. Sinungaling! Napakasinungaling mo! Hindi nakapagpigil si Alejandra. Sa pagkakataong yon, ay nag-angat siya ng muka. Punong-puno ng matinding galit ang mga mata niya nang tingnan ng lalaking nasa harap niya habang wala pa ring humpay sa pagbuhos ang kaniyang mga luha.
wag na wag mong sasabihin sa akin na mahal mo ko dahil wala ka ni katiting na karapatan upang sambitin ni isang letra ng katagang yan. Wala kang alam sa lahat ng lungkot at kirot na dinanas ko. Ang tanging alam mo lang ay ang katagang pagmamahal. Ngunit ni minsan sa buhay mo ay hindi mo pinanindigan. Tila nagkapira-pirasong bubog na bumaon sa dibdib ng lalaki ang bawat salitang namutawis sa bibig ni Alejandra. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman niyang matinding kirot dahil sa sugat na dinulot nito. Ilang sandali pa ay isa-isang pumatak ang kaniyang mga luha. Master Gidon, salamat naman po at tumawag kayo. Nag-aalala ko sa inyo ng husto. Naiiyak na sabi ni Marta nang marinig ang boses ni Gidon sa kabilang linya. Mahigit 3 araw nang nakalipas nang bumiyahe si Gidon pabalik ng Pilipinas. Pagkatapos noon ay nawala ng kontak si Marta sa binata. Kaya ganoon na lamang ang labis na pag-aalala niya rito. Si Marta ang nag-alaga kay Gidon simula noong mapunta ito sa pangangalaga ng namayapa niyang amo na si Alex Dunsport. Siya na ang tumayong ina ni Gidon, kaya naman sobrang malapit siya rito. Sa katunayan, daig pa ang tunay na anak kong ituring niya si Gidon dahil sa wagas na pagkalinga at pagmamahal na ipinagkaloob niya rito. Huwag po kayong mag-alala dahil maayos naman po ang lagay ko. Nakangiting tugon ni Gidon sa telepono. Mabuti naman kung ganun. Sa wakas ay nakahinga na ng maayos si Marta. Ilang gabi siyang walang maayos na tulog dahil sa kaiisip kung ano na ang sitwasyon ni Gidon. Maari po ba na sumunod kayo sa akin? Dito ko na lamang po sa inyo ipapaliwanag ang lahat. Saad ni Gidon. Ganun ba? Sige po, Master. Aayusin ko agad ang lahat ng kakailanganin ko. Mag-iingat po kayo riyan. Pagkatapos ng naging usapan ni na Marta at Gidon, ay ibinaba na ni Gidon ang telepono. Pagkatapos ay tumingin sa gawin ng pinto ng silid kung saan naroon si Alejandra. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Wala sa plano niya na dukutin si Alejandra, at mas lalong wala siyang intensyon na saktan ang damdamin nito. Ngunit wala siyang ibang paraan na naisip upang hindi matuloy ang kasal nito. Binawi ni Gidon ang tingin mula sa pintuan. Iniyuko niya ang kaniyang ulo matapos ay itinuon ang paningin sa kaniyang mga kamay habang ang mga mata'y unti-unting nanalabo dahil sa mga luha na nagbabadya. Batid niya na sa mga sandaling yon ay abot langit ng pagsuklam sa kanya ni Alejandra dahil sa kaniyang nagawa. Batid niya na isang malaking pagkakamali ang kaniyang nagawa ngunit handa siyang isakripisyo ang lahat ng meron siya. Ultimong tiwala ni Alejandra na pinagkaloob dito sa kanya noon, makasama lang ito. Hindi niyo ho ba alam na maaari kayong makasuhan dahil sa ginawa niyong pagdukot sa kanya? Isa pa, itinuturing niyo siya bilang malapit sa inyo. Bakit kailang mauwi ang lahat ng ganito, Master Gidon? Hindi inaasahan ni Marta ang sasalubong sa kanya ng sandaling marating niya ang bahay bakasyunan na nabili ni Gidon, na mismong nasa isla pa ng San Miguel sa lalawigan ng Albay. Ang paalam sa kanya ni Gidon ay pupuntahan nito si Alejandra upang sorpresahin ngunit hindi niya inaasahan na gagawa ito ng bagay na niminsan ay hindi man lamang sumagi sa isipan niya. Naikwento noon sa kanya ni Gidon na si Alejandra ang nakababata nitong kaibigan na siyang pinangakuan nito na pakakasalan. Ngunit ang lahat ay nauwi lamang sa komplikadong sitwasyon na maaari nitong ikapahamak. Narinig ni Marta ang malakas na paghangos ni Gidon. Alam ko po, Manang. Muling humangos si Gidon pagkatapos ay nagsaling ng alak sa kupita na nasa ibabaw ng mesa. Kung ganoon naman pala, bakit tinuloy niyo pa rin? Hindi niyo ba alam na sa ginawa niyong yan ay malabo mo nang maibalik ang tiwala at pagmamahal niya sa iyo noon? Ayoko mang sabihin ang bagay na ito, ngunit iyon ang masaklap na katotohanan. Kaya habang maaga pa, mas makabubuti kung ibabalik niyo na lamang siya sa kanyang pamilya. Baka sakali na magbago pa ang lahat. Malungkot na saad ni Marta. Lumapit ito sa tabi ni Gidon pagkatapos ay ginagap ang kamay nito. Alam ko na mabuti kang tao.
Gawin mo kung anong nararapat. Hindi para sa iyong sarili, kundi para sa taong mahalaga sa buhay mo. Kung tunay mo siyang pinapahalagahan at minamahal, pipiliin mo ang kaligayahan niya. Higit man sa anong bagay, meron ang mundong to. Kahit ito man ang magiging sanhi ng sugat sa puso mo, Master Gidon. Umaasa si Martha na pagkatapos ng mga sinabi niya ay maliwanagan ang isip ni Gidon. Batid ng Diyos na wala siyang ibang hinangad para sa binata, kundi ang lumigaya ito. Ngunit hindi sa paraang yon. Batid niya na labis nitong iniibig si Alejandra. Kung kinakailangan niyang ipaalala kay Gidon ang lahat ay gagawin niya. Huwag lamang itong mapunta sa maling direksyon na pagsisisihan nito habang buhay. Ang sabi sa akin ni Gidon ay, ilang araw ko na daw na hindi kumakain. Sa ginagawa mong iyan ay magkakasakit ka. Baka butot balat ka na lamang sa sandaling makaalis ka sa lugar na ito. Dala-dala ni Martha ang tray na may lamang pagkain. Tulad ng inutos ni Gidon, ipinagluto niya si Alejandra ng paborito nitong kaldereta. Sinamahan din niya ng hinog na mangga na galing mismo sa bakuran. Ayon kay Gidon, matamis daw ang manggang yon at tiyak na magugustuhan ni Alejandra dahil isa ito sa mga paborito nitong prutas. Nanatili si Alejandra na nakayoko habang yaka pa rin ang kanyang mga tuhod. Naririnig niya ang boses ng babae sa may pintuan ngunit hirap ang isip niya na iproseso ang lahat ng mga sinasabi nito. Hindi na rin siya nakakaramdam ng gutom. Maging ang bawat bahagi ng katawan niya ay hindi na rin niya nararamdaman. Sinyalis na ba ang lahat ng yon na malapit na siyang magpaalam? Ngunit paano ang kanyang ina at ama? Paano si Marky? Paano ang lalaking iniibig niya? Paano ang mga taong naghihintay sa kanya kung tuluyan na siyang mamamaalam sa mundong ito? Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Mahigpit na niyakap ni Martha si Alejandra. Isang mapait na ngiti ang umukit sa mga labi ni Martha. Batid niya na hindi sapat ang mga bisig niya ngunit kahit paano'y batid niya na magagawa nitong ibsan ang paghihirap na nararanasan ni Alejandra. Hindi na malayo ni Alejandra ang mga luha niya na nagsitakas habang nakasubsob ang kanyang muka sa dibdib ni Martha. Biglang naalala ni Alejandra ang kanyang ina nang sandaling madama niya ang init na nagmumula sa mga bisig ni Martha. Mama! Impit na napahagulhol si Alejandra. Sobrang nangungulila na siya sa kaniyang mga magulang. Kung kapiling niya lang sana ang mga ito sa mga sandaling yon, hinding-hindi niya mararanasang mag-isa. At higit sa lahat, hinding-hindi niya mararanasan ang kawalan ng pag-asa. Kung sakaling may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi. Narito lamang ako handang umalalay sa'yo hanggang sa umayos na ang lahat. Nakangiting wika ni Martha. Pagkatapos ay dinampot ang tray sa ibabaw ng side table. Hindi niya inaasahan na mauubos ni Alejandra ang lahat ng pagkain na inihanda niya para dito. Tiyak na matutuwa si Gidon kapag nalaman nito na kumain na ang dalaga. Sige, lalabas na ako. Palabas na sana ng silid si Martha nang biglang magsalita si Alejandra. Maraming salamat po sa lahat. Mahinang sambit ni Alejandra habang nakatagilid ang ulo. Nasa kama siya at katatapos lamang kumain. Muling sumilay ang ngiti sa mga labi ni Martha pagkatapos nitong marinig ang sinabi ng dalaga. Walang anuman. Masaya ako na kahit paano'y nagkaroon ako ng silbi sa mga taong mahalaga sa buhay ni Master Gidon. Lumingon si Martha sa direksyon ni Alejandra. Maniwala ka man o hindi, walang masamang intensyon si Master Gidon. Wala siyang ibang hinangad kundi ang makasama ka. Mahal na mahal ka niya, nang higit pa sa buhay niya. Batid ko na wala ako sa posisyon para sabihin sa iyo ang lahat ng to. Ngunit yun ang totoo. Maituturing na mabigat na pagkakasala ang nagawa niya. Batid ko na ganun kahirap na magpatawad subalit hinihiling ko na sana'y huwag mawala ng puwang ang kapatawaran dyan sa puso mo. Pagkatapos sabihin ang mga salitang yon, ay tumalikod na si Martha
at lumabas na ng silid baon ng pag-asa na sana'y magkaayos na sina Alejandra at Gidon. Kumuyom ang mga kamay ni Alejandra. Ganoon na lamang ba kadaling gawin ng lahat ng mga sinabi sa kanya ng babaeng yon? Ganoon na lang ba rito kadali ang salitang patawad? Yung tipong aksidente mong natabig ang baso at natapon ng laman itong tubig sa sahig. Kay daling punasan ng tubig ngunit ganun kahirap na buuhing muli ang baso na nagkapira-pirso. Kung ganoon lang sana kadali ang lumimot at magpatawad, sana'y hindi siya nasasaktan ng labis-labis. Pagpasensyahan mo na ang mga sinabi ni Manang Marta. Ganun lang talaga yung simula pa noon. Bigla na lamang sumingaw si Gidon sa may pintuan. Aksidente nitong narinig ang mga sinabi ni Marta. Huwag mong isipin na hindi ako interesado sa anumang sasabihin mo. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako tulad ng iba na nandadamay ng ibang tao sa personal na alitan. Isa pa, alam ko na malinis ang intensyon niya. Napakapalad mo. Dahil sa kabila ng baluktot mong pag-uugali, may mga tao na itinuturing kang mahalaga sa buhay nila. Sana naman ay matuto ka ng pahalaga ng mga taong yun, hindi lamang sa mga sandaling ito kundi sa mahabang panahon. Mahabang sabi ni Alejandra, punong-puno ang mga yon ng halo-halong damdamin, lungkot, kirot, poot at kawalan ng pag-asa. Kung wala ka nang sasabihin, mas mabuti pa na umalis ka na lamang. Dahil wala ka sa akin na mahihita. Huwag mo nang ipagpumilit pa dahil alam mo kung anong kahihinatnan ng lahat. Patuloy sa pagsasalita si Alejandra, ngunit walang ibang bagay na tumatakbo sa isip ni Gidon, kundi si Alejandra lamang. Ilang sandali pang lumipas, natagpuan na lamang ni Gidon ang sarili niya sa tabi ni Alejandra. Wala ni isang salita na lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, ay ikinulong niya ito sa kaniyang mga bisig. Nakahanda siya sa anumang gagawin ni Alejandra, ngunit hinding-hindi niya ito hahayaan na makawala kung ito lamang ang bukod-tanging paraan upang bumalik ang lahat sa normal. Mahal na mahal kita, Alejandra. Sobrang mahal na mahal. Paulit-ulit na sambit ni Gidon. Mahigit isang linggo nang nakalipas magbuhat ng dalhin ni Gidon si Alejandra sa isla ng San Miguel na matatagpuan sa lalawigan ng Albay sa Bicol Province. Malayo ang lugar na yon, kaya tiyak niya na mahihirapan ng mga otoridad na matuntun si Alejandra, lalong-lalo na ng nobyo nito. Isa pa, hindi mangangaha si Alejandra na tumakas sa lugar na yon dahil napapalibutan ng mataas na bakod ang buong mansyon. Kahit na magnanakaw ay matatakot na pasukin yon dahil sa mga live wire na ikinabit niya rito. Alas 7 na ng umaga, kasalukuyang nasa kusina si Marta. Abala ito sa paghahanda ng agahan. Maya-maya lamang ay gigising na si Gidon at masarap na pagkain ang unang-una nitong hahanapin. Maliban sa paglalaro ng basketball at pagbabasa ng libro, mahilig din itong kumain. At ang specialty niyang arroz caldo ang isa sa mga paborito nito, simula pa pagkabata. Good morning, Manang. Umagang bungad ni Gidon sa may pintuan. Kagigising lamang nito. Aba, mukhang maaga ka ngayon, Master Gidon. Gilalas ni Marta. Mas mabuti siguro kung simula ngayon ay ako nang maghahanda ng pagkain natin. Gusto ko na ako mismo maghahanda ng pagkain ni Alejandra. Sa ganitong paraan man lang, ay maipadamo ko sa kanyang aking pagmamahal. Seryosong saad ni Gidon, matapos ay naupo at pinagbasda ng mga pagkain sa ibabaw ng mesa. Mukhang mawawalan yata ako ng silbi sa pamamahay na ito. Nakangiting pagbibirong sabi ni Marta habang naghihiwa ng bawang na ilalagay niya sa sinangag. Si Manang talaga, simula pa man noon ay kayo nang nag-aalaga sa akin. Kung tutusin niya'y sobra-sobra ng pagkalinga na ipinagkaloob niya sa akin. Tugon ni Gidon. Gusto ko lang sanang bumawi sa lahat ng sandali na hindi ko nakapiling si Alejandra. Kitang-kitang matinding pangungulila sa mga mata ni Gidon. Mahigit 12 taon niyang hindi nakasama si Alejandra. Kung alam lang ng dalaga kung gaano siya nangulila rito. Tiniis niyang lahat ng lungkot sa mga panahon na tanging sarili niya lamang ang naging sandigan niya.
Gustuhin man niyang makita ang maamo nitong muka, madinig ang malamyos nitong tinig, madama ang init ng mga palad nito, ay hindi niya magawa. Isinakripisyo niya ang mga panahon na sana'y magkasama sila para sa isang mithiin, kahit batid niya kung ano ang magiging kapalit nito. Buong akala ni Gidon ay walang magbabago, na mananatiling matatag ang tiwala at pagmamahal ni Alejandra sa kanya. Ngunit nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali na naging kampante siya sapagkat ang lahat ng iyon ay nauwi lamang sa matinding galit at poot. Batid niya sa kanyang sarili na malabon niyang maibalik ang lahat sa dati. Ngunit gagawin niyang lahat ng paraang alam niya, maibalik lamang ang nasirang tiwala at pagmamahal sa kanya ng bukod-tanging babae na kaniyang iniibig. Tila nasa kawalan ang tingin ni Alejandra. Nakadungaw siya sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang palubog na araw. Mahigit isang linggo na siyang nakakulong sa lugar na yon. Ngunit pakiramdam niya'y tila mahabang panahon na. Gusto niyang isipin ang lahat ng mga nangyayari ay bahagi lamang ng isang masamang panaginip. Ngunit sa tuwing pagmulat ng kanyang mga mata, ang mukha ni Gidon ang palaging bumubungad sa kanya. Magpahanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin niya sukat akalain na sa dinami-rami ng tao sa mundong to, bakit si Gidon pa? Bakit ang bukod-tanging lalaki na pinagkatiwalaan niya noon ang siyang dumukot sa kanya? Bakit ang bukod-tanging lalaki pa na itinatangi at iniibig niya noon ang rason kung bakit labis-labis na pagkamuhi ang nararanasan ng puso niya? Gusto niya nakalimutan na lamang ang nararamdaman niya, ngunit hindi niya kaya. Hindi niya kayang kalimutan at patawarin si Gidon. Mas maganda kung sa beach natin panonoorin ang sunset. Ano sa tingin mo? Dumiretso na sa loob ng silid si Gidon matapos ay tumayo sa may likuran ni Alejandra. Naalala mo pa ba ng mga bata pa tayo? Sa tuwing bibisita tayo kina Uncle Sam, inaabot tayo ng gabi sa may dalampasigan. Ayaw mo pa nga nung bumalik kahit sobrang namumuti ng mga labi mo sa lamig. Natatawang sabi ni Gidon ngunit hindi man lamang umimik si Alejandra. Sana maulit muli ang mga sandaling. Hinding-hindi na mauulit ang sandaling yon. Kaya kung ako sa'yo, mas mabuti pa nakalimutan mo na lamang ang pangarap mong yan dahil masasaktan ka lang. Ano man ang nangyari noon, mananatili na lamang silang mapait na alaala na hinding-hindi ko na nanaisin pang balikan. Putol ni Alejandra sa sasabihin sana ni Gidon. Matapos ay humarap ito na wala ni anumang reaksyon sa muka at basta na lamang dinaanan ng binata na tila ba walang nakita at naramdaman. Ang kaninang matamis na ngiti sa mga labi ni Gidon ay biglang napalis. Ang bawat salitang binitawan ni Alejandra ay tila malakas na alo na paulit-ulit na humahampas kay Gidon hanggang sa tuluyan na siya nitong nilamon patungo sa pusod ng tila walang hanggang kirot at paghihinagpis. Ngunit sa halip na magmukhang kaawa-awa sa paningin ni Alejandra, pinilit ni Gidon ang umiti. Hanggat kaya niya, hanggat kaya ng puso niya na labanan ang nararanasan niya. Pipilitin niyang maging malakas. Pipilitin niyang maging matibay para sa bukod-tanging babae na iniibig niya. Hinding-hindi ako susuko. Mahal na mahal kita. At handa akong maghintay kahit paulit-ulit mo akong pagtulakan palayo. Handa akong kumapit. Handa akong sumugal. Hindi man ngayon, ngunit nakakasigurado ako na darating din ang tamang panahon na manunumbalik ang tiwala at pagmamahal mo sa akin noon, Alejandra. Pinilit ni Gidon na huwag mabasag ang boses niya hanggang sa huling letra ng bawat katagang binitawan niya. Maraming rason si Alejandra para patuloy siyang kamuhian at ipagtabuyan. Ngunit tulad niya, marami din siyang rason para patuloy na kumapit sa katiting na liwanag ng pag-asa sa puso niya. Maagang umalis ng mansyon si Martha upang mamili sa bayan. Medyo may kalayuan iyon kaya kinailangan niyang agahan. Lalo pat bibihira lamang ang sasakyan na nagagawi roon. Mismong si Gidon ang naghanda ng agahan para kay Alejandra. Kasalukuyang nasa sala si Gidon. Habang abala sa pagbabasa ng dyaryo nang bigla niyang marinig ang malakas na pagkatok mula sa main door.
Mabilis niyang ibinaba ang hawak na dyaryo matapos ay nagtungo sa pinto para buksan ito. Hindi niya inaasahan na mapapagan ang uwi si Marta. Ang aga mo naman yata, Manang. Natigil ang bigla si Guido nang makita ang isang pamilyar na muka pagkatapos niyang buksan ang pinto. Aga. Putol na sambit ni Guido nang bigla na lamang siyang yakapin ng babae matapos ay masuyong hinagkan sa kanyang mga labi. I miss you so much. Buong akala ko hindi na tayo magkikita. Punong-puno ng pananabik ang mga mata ng babae habang nakatingin sa mga mata ni Gidon nang bigla itong dumako sa may hagdan. Sino ang babaeng yon? Tanong ng babae kay Gidon. Mabilis namang lumingon ang binata sa direksyon na tinumbok ng babae. Nakita ni Gidon si Alejandra. Nakatayo ito sa may paanan ng hagdan habang matamang nakatingin sa kanilang direksyon. Are you out of your mind? Paano kung may masamang mangyari sa babaeng yon? Hindi ka ba natatakot sa maaaring mangyari sa'yo? Isa pa, ilang taon mong iningatan ang pangalan mo tapos bigla na lamang masisira ng dahil lamang sa kalokohan mo? My God, Gidon! Akala ko ba'y nakamove on ka na sa kanya? Yun pala hanggang salita ka lang. Nakalukip-kip na sabi ng babae habang pabalik-balik na naglalakad sa harapan ni Gidon. Hindi maitago sa mukha nito ang labis na pagkadisgusto. Suminghap ng malakas si Gidon, sabay tayo. Yan ba ang rason mo kung bakit ka pumarito? Mas makakabuti pa siguro kung babalik ka na lamang sa Australia. Look, ayokong magkaroon tayo ng sama ng loob. Alam mo kung gaano ko pinapahalaga ng pagkakaibigan natin. Asik ni Gidon. Naiintindihan ko ang pinanggagalingan mo. Pero sana'y maintindihan mo rin ako. Mahal na mahal ko si Alejandra. At hindi ko hahayaan na muli siyang mawalay sa akin. Hahakbang na sana si Gidon patalikod nang muling magsalita si Agatha. Para saan pang lahat ng ginagawa mong yan? Hindi mo ba nakikita ang realidad sa paligid mo? Wala na siyang nararamdaman para sa'yo. Dahil kung sakaling na meron pa, sana'y hindi siya bumitaw sa pangako mo. Kung may natitira pang pagmamahal sa puso niya, sana'y masaya siya ngayon na magkasama na kayo. Subalit wala akong ibang makikita sa mga mata niya kundi labis na kalungkutan at puot. Ikaw ba, Gidon? Masaya ka ba? Masaya ka ba na pinipilit mong ibalik ang damdamin na matagal nang sinira ng kahapon? Tila malakas na kidlat na tumama sa buong pagkatao ni Gidon ang mga sinabi ni Agatha. Hindi siya nakagalaw kahit konti. Bigla niyang naramdaman ang paninigip ng kanyang dibdib kasabay ng kirot na unti-unti sa kanyang dumudurog. Ngunit hindi niya ito pinapahalata. Kumuyom ang magkabilang kamay ni Gidon matapos ay nagsalita. Ano ba ang alam mo sa lahat ng pinagdadaanan ko? Para sabihin ng mga bagay na yan. Hindi porke matalik tayong magkaibigan ay may karapatan ka ng sabihin anuman ang nais mo laban sa akin. Baka nakakalimutan mo kung anong posisyon mo sa buhay ko, Agatha. Mariing pahayag ni Gidon. Nais kong ipaalala sa'yo na kaibigan lamang kita at wala kang karapatan upang husgahan ako at higit sa lahat, wala ka ni katitig na karapatan upang diktahan ang nararamdaman ko. Umalis ka na. Bago ko pa makalimutan na magkaibigan tayo. Dugtong ni Gidon. Matapos ay hinakbang na niya ang kanyang paa, ngunit bago pa man niya maihakbang ang kabilang paa, ay daglian siyang hinawakan ni Agatha sa kanyang kamay. Matapos ay mabilis nitong inilapit ang katawan at mapusok na hinagkan ang kaniyang mga labi. Napahawak si Alejandra sa kaniyang dibdib. Matapos niyang masaksihan ang mga labi ni Agatha na nakaugpong sa mga labi ni Gidon. Bahagya siyang napaatras mula sa kaniyang kinatatayuan. Sa hindi niya malamang rason, ay basta na lamang kumawala ang mga butil ng luha sa kaniyang mga mata. Isang kakaibang damdamin na ngayon niya lamang naranasan na kahit anong pilit ang gawin niya ay hindi niya kayang pigilan. Pasado alas 3 na ng madaling araw ngunit hindi pa rin makatulog si Alejandra. Sa hindi niya malamang rason ay patuloy pa rin siyang binabagabag ng mga nangyari kanina. Paulit-ulit pa rin naglalaro sa isip niya ang mukha ng babaeng yon habang nakaugpong ang mga labi nito sa mga labi ni Gidon. Nararamdaman pa rin niya ang kakaibang damdamin na yon na nagdulot ng labis na pagkalito sa kanyang isip at dibdib.
Napahawak si Alejandra sa kaniyang noo, sabay pikit ng kaniyang mga mata, nang biglang sumagi sa isip niyang mukha ni Marky. Simula nang mapunta siya sa lugar na yon, ngayon niya lang uli ito naalala. Umaasa siya na sana'y ligtas ito maging ang kaniyang buong pamilya. Hindi mo man lamang ba ako tatanungin kung sino ako sa buhay ni Gidon? Tanong ni Agatha. Kasalukuyan itong nasa loob ng silid ni Alejandra. Nakasandal ito sa bintana habang pinagmamasdan ang kabuuan ng silid. Samantalang si Alejandra naman ay tahimik lamang at nakaupo sa kama. Nagpakawala si Agatha ng malalim na hininga nang hindi na nito makayanan ang katahimikan. I hate to say this pero, sa totoo lang, simula pa man noong marinig ko ang pangalan mo, hindi na kita gusto para kay Gidon. Hindi ko nga maintindihan kung bakit sa hinaba-haba ng panahon na magkahiwalay kayo, hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang mahal niya. Ano bang meron sa'yo na wala ako? Sarkastikong tanong ni Agatha. Kung tutuusin nga, ay nasa kanya ng lahat ng panahon at pagkakataon ngunit magpahanggang sa mga sandaling iyon, ay bigo pa rin siya na mapanalunan ang puso ni Gidon. Si Agatha Collins ay isang half-Filipina at half-American. Hindi lamang siya kilala sa larangan ng pagmumodelo, kundi kilala rin siya bilang isa sa pinakabatang negosyante na nagpapatakbo sa kilalang brand ng sapatos. Maganda, sexy, matalino, at higit sa lahat ay maabilidad itong si Agatha. Kaya naman maraming lalaki ang nagkaka-interes sa kanya. Ngunit sa kasamang palad, ay wala ni isa sa mga ito ang pumasa sa kanyang panlasa. Nagkakilala si Agatha at Gidon sa isang fashion show sa Inglaterra. Isa si Agatha sa modelo doon, at nagkataon naman na si Gidon ay isa sa mga nanunood. Nahuli agad ni Gidon ang atensyon ni Agatha, kaya mismong ang dalaga ng unang lumapit sa binata. Dahil kapwa, nagmula sa business industry, agad na nagkasundo sila. Noon pa man, ay batid na ni Gidon ang tungkol sa nararamdaman ni Agatha. Ngunit tanging pagkakaibigan lamang ang kaya niya ritong ipagkaloob. Buong akala ni Agatha ay makakaya niyang limutin ang pagmamahal niya para kay Gidon. Ngunit nagkamali siya dahil ito pa rin ang bukod-tanging lalaki na tinitibok ng puso niya. Naririnig mo ba ako o sadyang nagbibingi-bingihan ka lang? Singhal ni Agatha sa pananatiling tahimik ni Alejandra. Hindi ito nakapagpigil. Lumakad ito patungo kay Alejandra at nang makalapit na ay malakas niya itong sinunggaban ng sampal mula sa kanyang kanang palad. Ngunit nanatili pa rin tahimik si Alejandra habang nakayuko na tila ba hindi man lang tinablahan. Dahil dito ay mas lalong nag-apoy ang galit sa dibdib ni Agatha na halos manginig ang laman niya. Huwag kang umasta na para bang ikaw lang ang nasasaktan. Kung labis-labis kang nahihirapan, mas triple ang paghihirap na nararanasan ni Gidon. Hindi mo lang alam kung anong klaseng hirap at sakripisyong ginawa niya para lamang makasama ka. Kung tutuusin ngay si Gidon ang dapat na magdamdam dahil ikaw itong unang bumitaw, hindi siya. Nanginginig ang mga kamay ni Agatha sa galit. Nagpipigil siya na muling pagbuhatan ng kamay si Alejandra. Dahil sa susunod na gawin niya uli ito, tiyak na kamumuhian siya ni Gidon. Alejandra. Natigilan bigla si Alejandra nang marinig ang boses ni Gidon sa may pintuan. Napakagat si Alejandra sa kanyang pang-ibabang labi, sabay tagilid ng ulo niya. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong silid. Nakadungaw si Gidon sa labas ng bintana habang nanatiling nakaupo si Alejandra sa ibabaw ng kama. Matagal na panahon na rin magbuhat ng huling damhin ni Gidon ang sariwang hangin habang nakamasid sa magandang tanawin na inaabot ng kanyang mga mata. Tunay ngang nakakagaan ng loob at nakakaalis ng problema. Wala ka bang sasabihin? Hindi mo ba ako tatanungin? Sa kauna-unahang pagkakataon ay mismong si Alejandra ang unang nagsalita na siya namang ikinagulat ni Gidon ng husto. Hindi mo ba ako sisisihin? Hindi mo ba isusumbat sa akin ang lahat? Pagkatapos ng bitin ng mga katanungang ito, ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Walang rason para isumbat ko sa iyong lahat, dahil mahal kita.
Diretsyong tugon ni Gidon kay Alejandra. Kung may dapat pang sumbatan, ako yun at hindi ikaw. Unti-unting kumuyom ang mga kamay ni Alejandra na nakahawak sa kumot. Biglang nagbago ang reaksyon sa mukha ng dalaga. Halata sa mukha nito na tila hindi niya nagustuhan ang naging tugon ng binata. Hanggang kailan mo ba itatago ang tunay na nararamdaman mo sa likod ng iyong anino? Hanggang ngayon ay tulad ka pa rin ng dati. Mapagkunwari. Bakit hindi mo subukang magpakatotoo kahit man lang sa pagkakataong ito? Batid ni Alejandra na maraming bagay si Gidon na nais sa kanyang itanong. Ngunit may mga bagay din na pumipigil sa kanya na gawin ito. At ang bagay na yon ay daladala pa rin ito. Kahit kailan ay hindi ako sa'yo nagsinungaling. Kahit kailan na hindi ako nagkunwari. Lahat ng mga sinabi at ipinadamo ko sa'yo noon ay totoo. Mahal na mahal kita simula pa noon, magpahangga ngayon, Alejandra. Kung ganon, bakit? Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang bumalik? Araw-araw akong naghintay. Araw-araw akong umasa na babalik ka sa akin kahit paulit-ulit na hinahampas sa akin ang pagkakataon na malabo na tayong magsamang muli. Tiniis ko ang lungkot, ang kirot, ang labis na pangungulila dahil mahal na mahal kita. Gusto kong makita at mahawakan ang iyong mukha. Gusto kong marinig ang iyong boses. Gusto kong madama ang pagdantay ng iyong kamay. Ngunit ni minsan sa iyong buhay ay hindi mo sa akin ipinaramdam na pareho tayo ng inaasam at nararanasan. Batid ng Diyos kung gaano kita kamahal, pero umabot sa punto na tuluyan na akong nawala ng pag-asa. Nakakapagod din pala na ako lang ang nagmamahal. Nakakapagod din pala na mahalin ka, Gidon. Mga kataga na matagal ng panahon na nakabaon sa dibdib ni Alejandra na tuluyang kumawala. Mga kataga na araw-araw na nagpapahirap sa damdamin niya. Ngunit ngayon ay tuluyan na itong nabigyan ng tuldok. Ipinangako niya noon sa kaniyang sarili na sa oras na muli silang magharap ni Gidon at matapos niyang sabihin ang mga yon, ni isang butil ng luha ay walang papatak sa kaniyang mga mata. Ngunit nagkamali siya dahil ganoon pala kahirap manindigan, lalo na kung ikaw na mismo ang nasadlak sa sitwasyon. Sunod-sunod na pumatak ang mga butil ng luha sa mukha ni Alejandra. Ilang sandali pa ay natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na naliligo sa kanyang sariling mga luha dahil sa labis-labis na kirot na nararanasan niya. Pakiramdam niya ay hindi na siya makakaahon sa paghihirap niya. Sa halip ay mas lalo lamang siyang mababaon sa pagdurusa na habang buhay niyang papasanin. Masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. Mahal na mahal ko si Marky. At hindi ko kayang mabuhay nang wala siya sa tabi ko. Kaya please, palayain mo na ako. Wala ni isang salita na lumabas mula sa bibig ni Gidon. Sa halip ay masaganang luha ang naging tugon niya sa lahat ng mga sinabi ni Alejandra. Na animoy libo-libong punyal na tumarak sa kanyang dibdib. Lalong-lalo na ang huling kataga na sinabi nito. Gustuhin man ni Gidon na sabihin ng lahat kay Alejandra ay wala siyang lakas ng loob. At kung sakali mang meron, may magbabago ba sakaling sabihin niya rito ang buong katotohanan? Tama ang lahat ng mga sinabi sa kanya ni na Martha at Agatha. Kailanman ay hinding-hindi natin matuturuan ang ating puso kung sino ang nais nitong mahalin. Dahil mismong ang puso natin ang may kakayahan at abilidad na pumili. Kahit ano pa ang kahahantungan ng naging desisyon nito. Ipinikit ni Gidon ang kanyang mga mata habang patuloy na bumubuhos ang kanyang mga luha. Batid niya kung gaano kahirap at kasakit ang gagawin niya, ngunit kailangan niya itong gawin, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa bukod-tanging babae na pinakamamahal niya. Kung ang kalayaan ng bukod-tanging magbibigay sa'yo ng tunay na kaligayahan, pinapalayan na kita. Halos malagutan ang hininga si Gidon. Matapos niyang sabihin ang nakadudurog ng mga katagang yon, ngunit pinilit niyang maging malakas. Wala siyang ibang pangarap kundi ang makasama si Alejandra habang buhay. Ngunit sa pagkakataong yon ay walang ibang bagay na mas nanaig sa damdamin niya kundi ang kaligayahan nito,
kapiling ng lalaki na siyang bukod tangi nitong iniibig ng husto. Nagising bigla si Alejandra nang maramdaman ang init na bumalot sa kanyang kamay at sa kanyang pagising ay sumalubong sa kanyang mukha ng kanyang ina at ama. Salamat sa Diyos at ligtas ka anak! Nangingilid ang mga luhang sabi ni Fidelis habang nakahawak sa kamay ni Alejandra. Labis kami nag-alala sa'yo, lalong-lalo na si Marky. Hindi may tatago sa mukha ng mga magulang ni Alejandra ang labis na kaligayahan dahil ligtas ang dalaga. Mahigit 3 linggong pinaghanap ng mga otoridad si Alejandra, ngunit bigo ang mga ito na matagpuan ang dalaga. Subalit, kani-kanina lamang bago pumasok si Benjamin sa trabaho, ay nakatanggap ito ng tawag mula sa ospital na pinagdalhan kay Alejandra ng umano'y taong nakatagbo rito. Buong akala ni Alejandra ay nananaginip lamang siya, ngunit totoo pala ang lahat. Totoo nga na nasa harapan niya ang kanyang ina at ama kasama niya. Tuloy na siyang nakawala sa lugar na yon. Sa wakas ay wala na siyang dapat katakutan dahil kasama na niya ang kaniyang buong pamilya. Kumusta ang pakiramdam mo anak? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na nag-aalalang tanong ni Fidelis. Huwag po kayong mag-alala dahil okay lang po ako mama. Tugon ni Alejandra. Mabuti naman kung ganun. Maya-maya lamang ay nandito na si Marky anak. Saad ni Fidelis. Isang matamis na ngiti ang naging tugon rito ni Alejandra. Malapit nang sakupin ng dilim ang buong paligid ngunit hindi pa rin maubos-ubos ang alak na iniinom ni Gidon. Halos naka-6 na bote na ito ngunit tila hindi pa rin siya tinatablan. Dati-dati ilang shots lang ay umiikot ng paningin niya ngunit ngayon ay mukhang aabutin siya ng umaga. Marahil ay sadyang ganon ang epekto kapag sugatan ng puso. Masigit na nananaig ang kirot ng sugat kesa pait at tama ng alak sa katawan. Buong akala pa naman niya ay makakalimot siya kahit isang saglit. Ngunit mas lalo lamang niyang naaalala ang lahat, lalong-lalo na ang mukha ni Alejandra. Ang sabi ng doktor ay stable na raw ang lagay ni Alejandra. Kailangan niya raw umano ng sapat na pahinga at masustansyang pagkain para mabilis siyang makarecover. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Kasama na raw nito ang mga magulang pati na yung sinasabi umanong fiancé nito. Balitang hatid ni Marta. Katatanggap lamang nito ng tawag mula sa ospital na pinagdalhan ni Gidon kay Alejandra. Habang nag-uusap kanina sina Alejandra at Gidon, nang biglang nawala ng malay ang dalaga. Mabilis naman itong naisugod sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa doktor na tumingin kay Alejandra, hindi na umano kinain ng katawan nito ang matinding depression, kaya ito nag-breakdown. Mabuti umano dahil agad itong naisugod sa ospital, dahil baka kung anong komplikasyon ang posibleng idulot nito. Wala po ba kayong natatanggap na sulat mula kay Mr. Fujiwara, Mama? Tanong ni Alejandra. Kalalabas lamang nito ng ospital. Wala anak. Nagtataka nga ako kung bakit hindi pa rin siya nagpapadala ng sulat. Hindi kaya nagkaroon ng problema sa kanila? May pag-alala sa boses ni Fidelis. Dati-rati naman ay maagang nagpapadala ng sulat si Mr. Fujiwara. Ngunit ngayon ay malapit nang matapos ang buwan ay wala pa rin silang natatanggap. Bumuntong hininga si Alejandra. Matapos ay itinuon ang tingin sa study table niya. Naroon ang kahon na pinaglalagyan niya ng mga sulat na natatanggap niya mula kay Mr. Fujiwara. Sana naman ay walang masamang nangyari sa kanya. Bulong ni Alejandra sa kaniyang sarili. Mas mabuti siguro kung magpadala ka uli sa kanya ng sulat. Kamustahin mo siya. Tiyak na matutuwa yun anak. So is Johnny Fidelis. Abala ito sa pagliligpit ng mga gamit sa loob ng silid ni Alejandra. Mas mabuti nga po siguro mama. Pero sa ngayon ay magpahinga ka muna para manumbalik ang iyong lakas. Lumabas na si Fidelis ng silid. Naiwan si Alejandra habang nananatiling nakatingin sa kahon na nasa ibabaw ng mesa. Sanay na siya na may natatanggap na sulat mula kay Mr. Fujiwara. Kaya marahil
ganoon na lamang ang lungkot na nararamdaman niya. Pagkatapos ng 2 linggong pamamahinga ni Alejandra, ay nagpa siya si Marky na ituloy ang kasal. Sumang-ayon naman si Alejandra sa naging desisyon nito dahil batid niya kung gaano naghintay ang binata sa araw ng kasal nila. At sa pagkakataong yun, ay titiyakin na ni Marky na walang sino man na makakapigil sa pag-iisang dibdib nila ni Alejandra, kahit na si kamatayan man. Han. Laking gulat ni Alejandra nang marinig niya ang boses ni Marky sa may pintuan. Dali-dali niyang ibinalik ang mga sulat sa loob ng kahon, matapos ay nagmamadaling tumungo sa pinto. Ikaw pala, anong ginagawa mo rito? Akala ko... Hindi na naipagpatuloy pa ni Alejandra ang sasabihin niya nang biglang sarahan ni Marky ng mapupusok na halik ang kaniyang mga labi. I miss you so much, Han. Hindi na ako makapaghintay na sumapit ang umaga. Sambit ni Marky habang hinahagod ng mapupusok na halik ang mga labi ni Alejandra. Ilang sandali pa'y unti-unting bumaba ang halik ni Marky patungo sa leeg ni Alejandra. Nagsimula na ring gumalaw ang malilikot nitong mga kamay. Ngunit bago pa man itong matagpuan ang botones ng suot na blusa ni Alejandra, ay kaagad itong hinawakan ng dalaga sa magkabilang kamay, dahilan para mapahinto ito sa ginagawa. Tama na, baka makita tayo ni Mama, baka kung ano pang isipin nila sa'yo. Saway ni Alejandra matapos ay inayos ang suot niya dahil bahagya itong nagulo matapos ang ginawa ni Marky. The hell I care? I don't care kung anong isipin nila sa'kin. All I want is you. Gusto na kitang makasama. Tatangkain pa sana ni Marky na muling halikan si Alejandra, ngunit mabilis na pinihit ng dalaga ang muka para iwasan ito. Kailan ka pa naging agresibo? May kailangan pa ba akong makita o malaman bago tayo ikasal? Gumuhit sa muka ni Alejandra ang disappointment sa mga kinikilos ni Marky. Don't you like it? O sadyang hindi ka lang masaya na makita ako? Napalis ang pananabik sa mukha ni Marky matapos nitong makita ang naging reaksyon ni Alejandra. Ilang araw siya ritong nangungulila ngunit tila kabaliktara naman ito sa nararamdaman ng dalaga. Of course, I'm happy. Hindi ko lang inaasahan na pupunta ka rito, lalo na bisperas ng kasal natin. Tugon ni Alejandra, tsaka niya binalik ang tingin kay Marky. Oh, come on. Don't tell me nagpapaniwala ka sa mga kasabihan ng matatanda. As long as nananatili ang pagmamahal ng 2 tao, walang anumano sino man ang makakapaghiwalay sa kanila. Tumuloy na si Marky sa loob ng silid ni Alejandra, matapos ay naupo sa ibabaw ng kama. Mahal na mahal kita, at hinding-hindi magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo, kahit ano pang klaseng pamahiin pa yan. Punong-puno ng pagmamahal at determinasyon ang bawat salitang binitiwa ni Marky nang tingnan si Alejandra mula sa kanyang pagkakaupo. Patawad. Bahagyang napailing sa kanyang ulo si Alejandra. Sa halip na magdulot ng saya sa puso niya ang mga sinabi ni Marky, ay naging dahilan ito upang makaramdam ng kirot ang dibdib niya. Mahal na mahal niya si Marky, ngunit bakit ganoon ang nararamdaman niya? Gusto mo bang kumain tayo sa labas? O di kaya naman manood tayo ng pelikula? Kasama sina tito at tita. What do you think? Saad ni Marky para aluhin si Alejandra ngunit tila hindi nagustuhan ng dalaga ang naging suwestyon niya. Marky, please, wala namang mawawala sa atin kung maniniwala tayo, diba? Humangos ng malalim si Marky matapos ay tumayo mula sa kama. Alright, hindi na kita kukulitin. I'm sorry kung naging mapilit ako. Sige na, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka. Malungkot na sabi ni Marky matapos ay naglakad na patungo sa pintuan. Good night. Bukas na lang natin ituloy pagkatapos ng kasal natin. I'm sure, wala ka ng rason para tanggihan ako. Isang halik sa pisngi ang iginawad ni Marky kay Alejandra bago tuluyang lumabas ng silid. Sa totoo lang, wala sa plano ni Marky na puntahan si Alejandra dahil alam niya na magagalit ito sa kanya. Hindi niya ito masisisi kung bakit naging ganoon ang reaksyon nito. Sadyang sobrang namiss niya si Alejandra at hindi matatahimik ang loob niya kapag hindi niya ito nakita. Maraming salamat sa lahat. Sambit ni Alejandra
sabay pihit ng katawan at tumingin sa direksyon ni Marky. Pagkarinig ay sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ni Marky. Hindi nito napigil ang sarili na humakbang pabalik sa direksyon ni Alejandra. At nang makalapit na siya sa tabi nito, ay masuyo niya itong hinagkan sa mga labi. Oh, Hannah. Daing ni Marky at ibinaon ang mukha sa buhok ni Alejandra at masuyong hinagkan. I need you so badly, Han. Please, huwag kang tumanggi. Pabulong na pakiusap ni Marky. Matapos ay isinara ang pinto. Isinandal niya si Alejandra sa pader at pinaliguan ito ng mapupusok na halik. Tama bang ginagawa natin? Hindi pa tayo kasal. May bakas ng pag-aalala sa boses ni Alejandra. Of course, Han. Wala naman akong nakikitang masama. Isipin mo na lang na ito ang advansani mo natin. Sumilay ang pilyong ngiti sa mga labi ni Marky. Nagsimula nang gumalaw ang malilikot na kamay ni Marky. Mula sa bewang ni Alejandra ay unti-unti itong lumipat sa butonis ng blouse na suot-suot ng dalaga. Walang kahirap-hirap iyong nabuksan at lumantad kay Marky ang dibdib ni Alejandra na nasa ilalim ng manipis na lacy bra matapos ay tsaka iginawi ang kamay sa paghahanap ng hook nito. Marky! Bahagyang itinagilid ni Alejandra ang ulo niya nang makaramdam siya ng pagkasiwa. Matagal na silang magkarelasyon ni Marky ngunit hanggang dampi lamang sa kanyang mga labi ang ginagawa nito sa kanya. At sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, kung tama ba ang ginagawa nila. Napanood ko sa balita na ngayon ang kasal ni Alejandra at ng kaniyang nobyo. Batid ni Marta na hindi makakatulong ang impormasyon na ipinabot niya kay Gidon. Ngunit mas mabuti na ang ganon para mamulat na ito sa katotohanan na hindi si Alejandra ang babaeng inilaan para sa kanya. Ganun ba? Masaya ako para sa kanya. Napahawak si Marta sa kanyang dibdib. Tsaka lamang siya nakahinga ng maayos. Sa loob ng mahigit 2 linggong pananahimik, sa wakas ay narinig na niyang muli ang tinig ng binata. Buong akala niya ay patuloy itong maglalagay ng harang sa pagitan nilang dalawa. Simula nang mawala si Alejandra sa pamamahay na yon, ay daig pa ang sementeryo sa labis na katahimikan ng buong paligid. Nanatili si Gido na nakakulong sa silid nito, na walang ibang hawa kundi bote ng alak. Mula araw hanggang sumapit ang gabi, wala itong ibang iniintindi kundi ang uminom at paulit-ulit na sinisisi ang sarili sa naging katapusan nila ni Alejandra. May pabor sana akong naisilingin. Dahan-dahang ibinaba ni Gido ng bote ng alak na hawak-hawak. Matapos ay tumayo at nagtungo sa malaking aparador na nasa kaliwang bahagi ng silid. Mula sa loob ng aparador ay kinuha niyang isang malaking kahon at maingat na ibinigay kay Marta. Gusto kong ibigay mo to kay Alejandra. Pakisabi rin sa kanya na wala akong ibang hiling kundi ang lumigay siya. Kasabay ng pagbitiw ni Gidon sa kahon ay unti-unting pamumuo ng luha sa paligid ng kanyang mga mata. Sa loob ng kahon na yon, nakalagay ang lahat ng alaala na iniwan sa kanya ni Alejandra. Nais niyang itago ang mga iyon upang magsilbing matamis na alaala sa bawat sandali na nabubuhay siya sa mundong ito. Ngunit napagtanto niya na kailangan niya itong pakawalan. Hindi dahil sa kirot na maaaring idulot ng mga ito, kundi dahil sa itong nararapat niyang gawin. Tama ang lahat ng sinabi sa kanya ni Alejandra. Ano man ang namagitan sa kanila noon, ay mananatili na lamang na alaala sa bawat paglipas ng panahon. Isang oras bago sumapit ang 2:00 ng hapon nang lumapag ang private shopper kung saan lulan si Marta. Agad nitong pinuntahan ang address na isinulat ni Gidon sa papel. Ilang minuto pa ay magsisimula na ang kasal. Umaasa siya na sana'y hindi pa nakakaalis ng bahay si Alejandra upang personal na maibigay rito ang kahon. Manang Marta, ano pong ginagawa niyo rito? Paano niyo po nahanap ang lugar na to? Sunod-sunod na tanong ni Alejandra nang makita niya si Marta. Hindi niya inaasahan na makikita ito, lalo na sa mga sandaling iyon. Tuloy po kayo. Pinagbuksan ni Alejandra ng pinto si Marta. Mabuti naman at naabutan pa kita. Humihingal na sabi ni Marta.
Muntik pa sana itong maligawa dahil sa dami ng pasikot-sikot sa lugar. Mabuti na lang dahil nagkataon na nakita siya ng isa sa mga tano doon at sinamahan siya na hanapin ang bahay ng dalaga. Napakaganda mo sa suot mong wedding gown at mas lalo ka pang gaganda kung susubukan mong ngumiti. Pinihit ni Alejandra ang kanyang muka upang iwasan ang mga mata ni Marta na nakatingin sa kanya. Ano po bang sadya nyo? Kung pumunta kayo rito para magmakaawa na itigil ang kasal, nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Alam ko na parang tunay na anak ng turing nyo kay Gidon at kung gaano nyo siya kamahal. Subalit ikinalulungkot kong sabihin na buo na ang desisyon ko. Nagmamahalan kami ni Marky at wala akong nakikitang rason para hindi ko ituloy ang kasal. Please, kung may natitira pa sa inyo kahit kaunting respeto sa inyong sarili, mas makabubuti pa na umalis na lamang kayo. Napapikit si Alejandra ng kanyang mga mata, sabay kagat sa pang-ibabang labi niya. Hindi niya gustong ipagtabuyan si Marta, ngunit wala siyang ibang maisip na paraan para hindi nito maisakatuparan anumang pinaplano nito sa kaniyang kasal. Mahal mo siya, ngunit bakit ibang sinasabi ng iyong mga mata? Direktang tanong ni Marta na siyang ikinamulat ng mga mata ni Alejandra. Hindi niya inaasahan ang magiging tanong nito sa kanya. Wala kang dapat ikabahala. Nagpunta ako rito para ibigay ito sa'yo, hindi para manggulo sa kasal mo. Ipinatong ni Marta ang kahon na hawak-hawak sa ibabaw ng side table malapit kay Alejandra. Huwag mong ipilit ang lahat kung hindi ka naman talaga totoong masaya. Dahil sa bandang huli, walang ibang magdudusa kundi ikaw. Lalong-lalo ng puso mo na siyang higit na maaapektuhan. Sige na, aalis na ako. Nagpaalam na si Marta kay Alejandra. Hindi pa rin makagalaw si Alejandra mula sa kanyang pagkakaupo. Tila nagkaroon ng malaking impact sa buong pagkatao niya ang lahat ng mga sinabi ni Marta. Tsaka lamang bumalik si Alejandra sa kanyang sarili makalipas ang ilang minuto. Napatingin siya sa gawin ng kahon na iniwan sa kanya ni Marta. Tama ba na tumanggap siya rito ng anumang bagay na nakakasiguro siyang pag-aari ni Gidon? Ayaw na sanang lapitan pa ni Alejandra ang kahon ngunit tila may kung ano na humihila sa kanyang mga paa na lapitan at tingnan ang laman nito. Anak, nakahanda ka na ba? Malilate na tayo. Narinig ni Alejandra na sabi ng kanyang ina sa labas ng pintuan. Malapit na po mama, teka lang po. Tugon ni Alejandra. Nagdadalawang isip pa rin si Alejandra habang naglalakad patungo sa mesa. Kung sa bagay, wala namang mawawala sa kanya kung susubukan niya iyong buksan upang alamin ang bagay na nasa loob nito. Kung magtatagal pa siya sa loob ng kanyang silid para pag-isipan ng lahat, tiyak na mauhuli siya sa kanyang kasal. Mariing ipinikit ni Alejandra ang kanyang mga mata sabay hugot ng malalim na hininga bago niya binuksan ang kahon. Nanlaki ang mga mata niya matapos masaksihan ang pamilyar na sobre sa loob nito. Nanginginig ang kamay niya nang kunin ang isa sa mga ito. Napahawak siya sa kanyang bibig nang makita niya ang kanyang pangalan sa likod nito. Halos mapuno ang simbahan sa dami ng mga dumalo sa magaganap na kasal ng anak ng isa sa mga kilalang pamilya sa buong Pilipinas. Ilang minuto na lamang ay magsisimula na ang kasal, ngunit hindi pa rin masilayan ng lahat ang mukha ni Alejandra. Nagsimula nang mag-alala ang mga magulang ni Marky, lalong-lalo na ang binata. Kaya naman, inatasan nito ang isa sa mga tauhan nila na puntahan si Alejandra para alamin kung ano ang sitwasyon nito. Tumalikod ang binata para kunin ang cellphone niya sa loob ng suot niyang slack, nang bigla itong mag-vibrate. Dali-dali niya itong kinuha sa pag-aakala na si Alejandra ang tumatawag sa kanya, at hindi nga siya nagkamali. Hello, Han. Nasaan ka na? Kanina ka pa namin hinihintay. Nag-aalala lang sabi ni Marky, tsaka lamang siya nakahinga ng maayos matapos niyang marinig ang boses ni Alejandra sa kabilang linya. I'm sorry, Marky. Pero hindi ko na magagawang ipagpatuloy ang kasal natin. I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Alejandra.
Napadilat ng husto ang mga mata ni Marky pagkatapos niyang marinig ang naging pahayag ni Alejandra. Nabitawan niyang hawak na cellphone. Naging blanco bigla ang isip niya. Ang inaasahan niya na pinaka-espesyal na araw sa buhay niya ay nauwi sa isang masaklap na katapusan. Nasaan ako? Tsaka lamang nagising si Alejandra pagkatapos tumama ang ulo niya sa semento ng tangkain niyang maglaban sa mga lalaking nais dumukot sa kanya. Pupuntahan niya sana si Gidon para kausapin ngunit tinambangan siya ng tatlong lalaki bago siya sumakay ng tricycle patungo sana sa terminal ng bus. Sinubukan ni Alejandra na kumilos ngunit nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Inilibot niya ang paningin sa buong paligid. Hindi pamilyar sa kanyang lugar na yon. Ngunit base sa itsura nito, nakasisiguro siya na nasa loob siya ng isang abandonadong bodega. Nagsimula na siyang makaramdam ng takot. Ngunit sa halip na magpadala sa nararamdaman niya, ay pinilit niyang maging malakas. Magkalipas ang ilang minuto ay dahan-dahang nagbukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Alejandra nang mabanaag niya ang mukha ng isa sa tatlong lalaki na pumasok sa loob. May daladala itong baril maging ang dalawa pa nitong kasamahan. Anong ibig sabihin ng lahat ng to, Marky? Nalilitong tanong ni Alejandra sa mga nangyayari. Hindi niya maintindihan kung bakit kasama ni Marky ang mga lalaking dumukot sa kanya. Hindi ba dapat akong magtanong sa inyo? Anong nangyari? Bakit ginawa mo sa akin ang lahat ng to? Akala ko ba nagmamahalan tayo? Na ako lamang ang bukod-tanging lalaki na nais mong makasama habang buhay? Alejandra, bakit nagawa mo kong sakta ng ganito? Bakit? Umalingaw-ngaw ang malakidlat na boses ni Marky sa buong paligid. Walang ibang namamayani sa mga mata nito kundi ang magkahalong kirot at puot na tuluyan ng sumakop sa kaniyang puso. Bakit, Alejandra? Nang dahil ba sa lalaking yun, kaya biglang nagbagong nararamdaman mo para sa akin? Magsalita ka! Lumapit si Marky kay Alejandra. Mariin niya itong hinawakan sa pisngi matapos ay inangat. Bakit hindi ka makapagsalita? Ilang linggo lamang kayo nagsama sa iisang bubong? Agad kang bumigay sa kanya? Kaya ba sobrang hirap para sa'yo na ipagkaloob sa akin ang pagkababae mo? Dahil inilalaan mo ito para sa lalaking yun? Tama ba ako? Magsalita ka! Sa sobrang higpit ng pagkakahawak ni Marky kay Alejandra, ay bumaon ang mga kuko nito sa pisngi ng dalaga. Dahilan para mapaluha ito sa sakit. Si Marky mismo ang nakalap ng impormasyon tungkol sa lalaking dumukot kay Alejandra. At ayon sa impormasyon na nakuha niya, ang lalaking ito ay ang nakababatang kaibigan ni Alejandra at umano'y itinuturing nitong unang pag-ibig. Hindi totoo ang lahat ng yan. Alam ng Diyos na totoong minahal kita. Pero ano? Bakit hindi mo sabihin ang diretso sa akin? Sige doon ang unang lalaking inibig ko. Siya ang nag-iisang lalaki na pinangharap kong makasama habang buhay. Araw-araw kong itinanim sa isip at puso ko na labis-labis ko siyang kinamumuhian sa pag-aakala na tuluyan na niya akong kinalimutan. Ngunit nagkamali ako. Hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya at walang nagbago sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya lumipas man ang maraming taon sa buhay ko. Kung ganun, higit na mas matimbang ang pagmamahal mo sa kanya kaysa sa pagmamahal mo para sa akin. Tila isa-isang humiwalay sa katawan ni Marky ang lahat ng buto sa kaniyang katawan. Ang matinding galit na nararanasan niya ay unti-unting humupa. Tuluyang nawala ng buhay ang mga mata nito kasabay ng pagbitiw niya sa mukha ni Alejandra. Napayuko si Alejandra at tahimik na lumuha. Patawad. Patawarin mo ko sa lahat ng kirot na idinulot ko sa iyo, Marky. Batid ni Alejandra na walang kapatawaran ang kanyang nagawa at nakahanda siya sa anumang kaparusahan na igagawad sa kanya ng langit kung ito man ang tanging paraan upang makamit niya ang kapatawaran ni Marky. Patawad, Marky. Paulit-ulit na sambit ni Alejandra, ngunit ang lahat ng iyon ay hindi naririnig ni Marky. Tila walang buhay si Marky na naglakad sa gitna ng kawalan habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ni Alejandra. Nagpa siya si Alejandra na puntahan si Gidon. Ngunit ayon sa nagbabantay ng mansyon
ay lumipad na raw ito pabalik ng Australia at hindi umano ito alam kung kailan nang balik ng binata. Naisa na ni Alejandra na sulatan si Gidon ngunit nagdadalawang isip siya, lalo na at napaka-importanting bagay ang sadya niya rito. Mas makabubuti sana kung personal niya itong sasabihin para magkaintindihan sila ng maayos. Subalit mukha yatang malabo na bumalik pa ito ng Pilipinas, lalo na't alam nitong ikinasal na siya kay Marky. Sigurado ka na ba sa plano mo na puntahan si Gidon sa Australia? Masyadong malayo ang lugar na yun, anak. Isa pa, hindi tayo sigurado kung saan siya tumutuloy sa Australia. Baka kung anong mangyari sa'yo sa lugar na yun. Nag-aalala lang sabi ni Fidelis. Tama ang mama mo. Mas mabuti siguro kung susulatan mo muna siya. Ipaalam mo sa kanyang tungkol sa plano mo, saka gumawa ng hakbang kapag naayos na ang lahat. Saad naman ni Fernando. Kasalukuyan silang kumakain ng hapunan nang bigla na lamang nabuo ang desisyon ni Alejandra. Nag-angat ng tingin si Alejandra. Ma, pa, matanda na po ako. Kaya ko na po ang sarili ko, kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Sabay na napahangos ng malalim ang mag-asawa sa sinabi ni Alejandra. Hindi matigil ang malakas na kabog ng dibdib ni Alejandra hanggang sa lumapag ng eroplano na sinasakyan niya. Ito ang pinakaunang pagkakataon na sumakay siya ng eroplano patungong ibang bansa. At sa totoo lang ay hindi niya maiwasang kabahan, lalo na't mag-isa lamang siya. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Alejandra. Ginamit niya ang lahat ng paraang alam niya, matuntun lamang ang kinaroroonan ni Gidon. Mapalad siya dahil nagkataon na isang Pilipino na nagtatrabaho bilang caregiver ang nakakaalam sa lugar. Sinamahan siya nito hanggang sa matuntun niya ang mansyon na umano'y pag-aari ni Gidon. Makalipas ang mahigit 3 oras na biyahe, ay narating din sa wakas ni Alejandra ang mansyon. Hindi siya lubos makapaniwala na si Gidon mismo ang nagmamay-ari sa malapalasyong bahay na yon. Punong-puno ng paghanga ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang buong kaanyuan nito. Noon ay isang munting pangarap lamang ito ng binata. Ngunit ngayon ay ito na mismo ang prinsipe ng palasyo na pinaghirapan itong buuhin. Alejandra? Gulat na sambit ni Gidon nang makita ang mukha ni Alejandra pagbukas niya ng pinto. Binalot ng katahimikan ng buong silid. Kapwa nakikiramdam sa isa't isa kung sino ang unang magsasalita. At sa totoo lang, naroon pa rin ang labis na pagkailang ni Alejandra na hindi niya kayang iwasan. Pagkatapos na madiskubre ng dalaga ang buong katotohanan, hindi niya batid kung may mukha pa siyang ihaharap sa binata. Bagamat punong-puno ng halo-halong emosyon ang damdamin ni Alejandra, ay kailangan niya itong gapihin upang magkaroon ng liwanag ang lahat ng bagay sa pagitan nila ni Gidon. Ngunit ang malaking tanong niya sa sarili ay kung paano at saan siya magsisimula. Dahan-dahang kumuyom ang mga kamay ni Alejandra sa suot niyang palda. Bakit hindi mo sa akin pinagtapat na ikaw at si Mr. Hiroshi Fujiwara ay isa? Bakit pinili mo na manahimik na lamang at patuloy na ibaon sa lihim ang lahat? Bahagyang gumaralgal ang boses ni Alejandra, ngunit hindi niya hinayaan ang sarili niya na lamunin ang nararamdaman niya. Dahil sa oras na bumigay siya, tiyak na aagos ang masasaganang luha sa kanyang mga mata. Kailangan niyang maging malakas hanggang sa matapos ang usapan nila ni Gidon. Bakit, Gidon? Kaya pala tila pamilyar ang kaligayahan na nararamdaman ni Alejandra sa tuwing binabasa niyang sulat galing kay Mr. Fujiwara. Dahil mismong si Gidon ang sumulat nito. Nanatiling nakapako ang paningin ni Gidon sa kawalan. Isang nakakalugmok na buntong hininga ang pinakawalan nito, sabay baling ng tingin sa magkabila niyang kamay. May magbabago ba kung sakaling sinabi ko sa iyong lahat? Mapipigilan ka ba ng katotohanan na pakasalan ng lalaking yun? Sobrang bigat ng mga letra sa bawat salitang lumabas mula sa bibig ni Gidon, na punong-puno ng labis na paghihinagpis. Pagkarinig ay biglang bumalik sa alaala ni Alejandra ang eksena noong nagpaalam sa kanya si Gidon, nalilipad na patungong ibang bansa. Ganon din ang eksaktong mga kataga na binitawan niya rito
At ngayon ay isa-isa itong bumalik sa kanya at hindi niya batid kung anong nararapat niya ritong itugon. Batid ng Diyos kung gaano ako sa'yo namumulila. Ngunit iniis ko ang lahat. Sobrang hirap para sa akin na malayo sa'yo. At mas lalo pang nadagdagan ang paghihirap ko nang mamatay ang aking mga magulang. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ay ginawa ko itong inspirasyon upang mas lalong magpursigi sa buhay. Mahabang pahayag ni Gidon. Buong akala ng pamilya ni Gidon ay papalarin sila sa Australia. Ngunit isang malagim na aksidente ang sinapit ng mga magulang ni Gidon. Sa murang edad ay napilitan si Gidon na magbanat ng sariling buto upang mabuhay. Namasukan siya bilang janitor sa isang fast food chain. Kung minsan naman ay nagdi-deliver siya ng mga tinapay at sariwang gatas. Sa sobrang hirap ng buhay, dumating sa punto na naisip ni Gidon na bumalik na lamang sa Pilipinas. Tutal, wala na rin namang rason para manatili pa siya sa lugar na yon. Ngunit naisip niya si Alejandra. Kung uuwi siya, malabo na matupad niya ang bagay na ipinangako niya rito dahil sa sitwasyon na kinalalagyan niya. Batid niya na umaasa si Alejandra sa pangako niya at ayaw niyang madisappoint ito sa kanya. Kaya kahit sobrang hirap, ay pinilit niyang mabuhay. Isang araw habang abala si Gidon sa pagsiserve ng pagkain sa fast food chain na pinagtatrabahuhan niya, may isang mayamang lalaki na nakapansin sa taglay niyang kasipagan at determinasyon. Dahil dito, ay inalok siya nito ng tulong. Kung papayag raw siya, ay bibigyan siya nito ng lugar na matitirahan. At ito mismo magpapaaral sa kanya hanggang sa kolehiyo. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Gidon ang alok na tulong ng matanda. Ngunit sa kasamaang palad bago pa man sumapit ang araw ng kanyang graduation, ay inatake ito sa puso ng naging dahilan upang ito'y mamatay. Subalit laking gulat ng lahat, lalong-lalo na ni Gidon, dahil sa kanya ipinaman ng lalaki ang lahat ng kanyang ari-arian. Upang patunayan na siya'y karapat-dapat sa yaman na iniwan ng lalaki, ay nagpa siya si Gidon na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Pinagsabay niya ang pag-aaral at pagpapatakbo ng negosyo na iniwan nito sa kanya. At ang bawat sentimo na pinaghirapan niya sa pagpapatakbo nito ay pinapadala niya kay Alejandra bilang tulong sa pag-aaral nito. Ngunit hindi siya rito nagpakilala sa halip ay ibang katauhan ang ginamit niya, si Hiroshi Fujiwara. Malayo man sa isa't isa, ay hindi ito naging hadlang upang maipadama ni Gidon ang pagmamahal niya para kay Alejandra. Makalipas ang mahigit 12 taon, ay nagpa siya siyang umuwi ng Pilipinas para sorpresahin si Alejandra. Ngunit hindi niya inaasahan ang masaklap na katotohanan na yayanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi niya lubos maisip na ang bukod-tanging babae na pinakaiibig niya ay ikakasal na sa iba. Halos madurog ng pinong-pino ang puso ni Gidon. Hindi niya makakaya na mawala si Alejandra sa piling niya. Dahil sa matinding bugso ng damdamin, ay dinukot niya ito bago pa ito makatapak sa simbahan at dinala sa bahay bakasyunan na nabili niya 5 taon na ang nakalipas. Dito niya sana planong dalhin si Alejandra ngayon na nakabalik na siya dahil sa angking ganda ng buong lugar, ngunit hindi niya inaakala na mauuwi ang lahat sa malamig na rehas. Ginawa ni Gidon ang lahat, maibalik lamang ang nasirang tiwala at pagmamahal sa kanya noon ni Alejandra. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi umanib sa kagustuhan niyang pagkakataon. Dahil sa halip na magkaayos sila, ay naging dahilan lamang ito upang lumayo ang loob nito at patuloy siyang kasuklaman. Patawarin mo ko kung hindi ako naging tapat sa pagmamahalan natin. Bumitaw ako sa pangako mo sa pag-aakala na tuluyan mo na akong kinalimutan. Hinayaan ko ang puot na maghari sa puso ko. Maaaring nabulag ako ng puot ngunit ni minsan ay hindi nagawang makalimot ng puso ko. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon at pakamamahalin sa habang panahon. Tuluyang nabasag ang boses ni Alejandra kasabay ng pagbuhos ng masasaganang luha sa kaniyang mga mata. Kulang pa ang salitang labis na kirot upang ilarawan ang damdamin na nararanasan ni Alejandra sa mga sandaling yon. Kung tutuusin, si Gidon ang naging biktima dahil sobrang pasakit ang dinanas nito samantalang siya ay walang ibang inisip kundi ang sarili niya.
Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya ng lahat ng tagumpay na nakamit niya ay dahil kay Gidon. Kung hindi dahil rito, baka hanggang ngayon ay nananatili pa rin sila sa putik na kinasasadlakan nila noon. Dahan-dahang naglakad si Gidon patungo sa direksyon ni Alejandra. At nang makalapit na siya sa tabi nito, ay isang masuyong halik ang ipinagkaloob niya rito. Tanda ng tunay at wagas na pagmamahal na hindi nagbago. Lumipas man ang maraming taon sa kaniyang buhay. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Sapat na para sa akin ang tiwala at pagmamahal mo. Mahal na mahal kita. At hinding-hindi ako magsasawa na ibigin ka. Kung sakaling man makalimot ang iyong isip, hindi ang iyong puso. Punong-puno ng tiwala at pagmamahal ang mga mata ni Gidon habang sinasambit ang mga kataga ng pagmamahal niya para kay Alejandra. Muling hinagka ni Gidon ang mga labi ni Alejandra. Matapos ay mahigpit na ikinulong sa kaniyang mga bisig. Natagpuan na lamang ni Alejandra ang kaniyang sarili na naliligo sa sarili niyang mga luha dahil sa labis na kaligayahan na nararamdaman ng puso niya. Dumagundong ang malakas na palakpakan sa loob ng simbahan kung saan kasalukuyang idinaraos ang kasal ni Gidon at Alejandra. Naroon sa mga sandaling yon ang lahat ng importanteng tao na naging saksi ng kanilang pagmamahalan. Ginagap ni Gidon ang magkabilang kamay ni Alejandra. Matapos ay mataimtim na tiningnan ito sa mga mata. Mahal na mahal kita. Pangako, gagawin kong lahat maging maligaya ka lamang sa piling ko. Mahal na mahal rin kita. At lubos na pakaiibigin ngayon, bukas, at sa habang panahon. Matapos ng matamis na pangako sa isa't isa sa harap ng altar, ay isang mainit na halik naman ang kanilang pinagsaluhan. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po!